Yo! Welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Medyo marami kami ngayon. So hindi na natin kailangan pakilala ba, Koy? Pakilala pa? Pakilala nyo ako. Pakilala mo. Pakilala natin simula sa kanan. Ives Fresco. Budoy 613. Dollar to peso, medyo nasa likod. Kita ba to siya? Kahit di makita, pwede. Sorrento Ace. Shot by Pudong. Kika from the slums. Y Benit. Yeah, in the house. Frank Mendoza. And I'm Lance. Inunaan na niya. Kilala niya na yan. Meron. Ay, ina, madaming views daw. Sinabi mo yung totoo mong pangalan. Okay. Madaming views daw. Tangin na ko niyo. Baklak. Title mo yun, pre. May effects namin. May effects. Sir Lance. Nagpakilala ng konyo ang puta. Ano balita? Simulan natin sa iyo, Sir Lance. Oh, yung mic, ilapit mo yung mic sa ilapit. Sa mga magsasalita. Ilapit mo yung mic. Kailan natin sisimulan dong? Kamusta ang China niyo? Hindi. Kamusta ang Pinas niyo? Anong ginawa niyo noong natin? Oh, kamusta dito sa Philippines? Kayo magkwento nga, yun plano ni Jandel. Eh. Anong ginawa niyo daw yun nung Ives? Anong ginawa niyo nung wala kami, Ives? Nag-YouTube. Ganun pa rin eh. Ano lang, music clothes. Okay, boring. Kwento lang natin yung China natin. Okay, tama. Pinakwento nyo ba? Ito lang, boring talaga yun. Kumpare natin yung boring. Kumpare yan eh. Okay, move on na. Kumpare natin. Pero mahalaga yun ah. Yo, ang tropa galing din Australia. Galing din Australia. The crocodile hunter siya doon. Nag-crocs ka. Yung nasa China kami, nasa Australia ka ba? Tama ba? Hindi. Ay, hindi. Nung pasakay tayo aeroplano, nandito na siya eh. Oo, kakadating ko lang. Oo. Paalis kayo, kakarating ko lang dito. Ah. Nung araw na yun, nung araw na yun. Oo, kaya dapat sayang, diba sasama? Oo, dapat nga sasama ko, kaya lang bakit kailangan ko paayusin yung visa, di ba? Papunta dun sa China. Gagi Frank, ang kulit din nung China namin kasi 23 yung flight. 23 din kami bumiling ticket eh. Same day? Oo. Kasi yung visa... Yung visa, last night lang lumabas. Oo, ganun. Ako na wala na akala ko na nga wala nang visa eh. Biglang pumasa siya eh, no. Ilang days inabot yung visa? 4. Oh, parang ganoon. Tapos 3 months lang. 3 months lang, oh. 3 months lang. Pwede kayong bumalik-balik ganoon. In 3 months, oh. Multiple entry. Mm-hmm. Oh, nice. Ganda doon. How was China? Tol, para sa akin 'yun yung pinakamagandang napuntahan ko. Tangina, naingit nga ako, yun. Overall. Oh. Well, kasi daw, Koy, sinong kasama mo? Sabi ni Pudong. Hindi pa rin talaga. Prank na doon kami sa China, sabi niya, tangina, sa lahat ng bansang napuntahan ko, ito pinakamasaya. Pinakamasaya siya, sabi niya. Siyempre, ako kasama mo, eh. Mainit na naman ulo. Excited magkwento yung tao doon. Ikaw naman, eh. Wala naman ako sinabi, ikaw pinakamasaya kong kasama. Wala akong sinabing ganun. Napapa 45 degrees yung ulo ni Kuya. Ganyan sila, tol. Ganyan na ganyan sila. Ako nga yung ano, yung referee. Ikaw ang connect. Ako ang lagi ang bridge. Gusto niya ipasok lang yung sarili niya palagi. Bakit yun yung pinaka nagustuhan mo so far? Sa una sa itsura, maganda rin yung nag-Amsterdam tayo. Magandang itsura eh, pero wala eh, kinain ang buhay ng China eh. Para ako nasa loob ng Tekken. Parang ganun talaga yung pakiramdam ko, tol. Parang, tapos, ano, masaya yung mga tao. Doon ako unang nagulat. Yeah. Kasi, tol, di ba, tama nga yung sinabi mo eh na... Hindi katulad ng mga inchik dito. Siyempre, pag nakikita mo yung mga inchik doon sa Binondo, masungit, di ba? So yun, iniisip mo, ganun yung mga ano, tapos nakikita mo pa yung mga incheck na sa Pogo-Pogo. Ano sila. Pero paglapag doon yung sa airport na nang... Iba talaga. Celebration yung mga tao, nagtatawanan, malakas yung boses. Tinanong ko yun sa, ano, sa isang local doon na incheck, babae. Tinanong ko na, ba't ganun nga yung incheck sa amin, hindi ganito. Sabi niya, yung mga incheck dito, uneducated. Yung mga nandito sa Pinas? Mga nandito na sa Pinas, uneducated na daw yun. Ngayon, yung mga incheck doon na ayaw lumabas sa China nila, maiintindihan mo rin ba't ayaw nila lumabas ng China eh. Good ako, tol, na-gets ko rin talaga yun. But kasi hindi na aalis ng China, puta. Si Pudo, noong unang araw, takantaka siya, bakit ni isang pirasong English, walang alam yung mga incheck doon? Pampalayo ng tao yun. O, parang sabi English niya, only, alalayo ang ano ng incheck. Parang sabi niya, grabe naman, kuy, grabe hindi sila nakaka-English dito. So sabi ko, doon kasi hindi nila kailangan mag-English. Hindi talaga. Kumbaga, ba't nila kailangan lumabas?
sa laki ng bansang to, tapos nandito na lahat ng, sila gumawa ng lahat eh. Fuck, so basically, talaga. Nandito lahat ng mga gamit. Tangina, dapat nga tayo matuto mag-Chinese eh. Oh, parang oh, ganun. Oh, oh, makes sense. Make sense siya. Oh. Make sense. Frank, yung sa mga TikTok na meme na Nyek, puta, may tindahan dun. Nakita sa, namin yun, yung Nike na, na Nike na in-check. Nyek. Ito, oh, store? Oh, store. Pangalan niya yun? Nyek. Oh. Buta, ino, kulit na ito. May store talaga, no? May store. May store talaga. May, yung check niya, tol, may isang, may ibang, may dalawa lang kuhit, dalawa yung kuhit, parang hindi maka-copyright, ganun. Tapos yung mga ano doon, Nike, Nike, Adidas, mahal, yun yung mga mahal. Nilalangaw yun, walang tao doon. Tapos nakita namin yung in-check na version ng champion. Champion talaga yung sulat. Champ-champ. Parang pag ganun. Pag mo, champ-champ. Parang champ-champ. Parang ganun. Pero yung font that pang champion. Tapos store siya, malaki ganun. Pero anyway, maganda siya tignan. Maganda sa mata. Mailaw. Tapos, foggy kasi siya tuloy. So yung dami ng ilaw na yun, lalong nakakatulong. Lalong gumaganda. Gumaganda siya. I guess mo, para talagang nasa loob ka ng games. Foggy, hindi pollution. Hindi pollution. Hindi, tol. Hindi siya. Akala ko rin nung first day, pollution. Pero siguro may araw dahil, na ano, maaraw yung pagising namin. Kaya ba foggy yun dahil bundok yun? Bundok. Ah, Mountain City siya. Oh, tawag sa kanya Mountain City. Yun, mas masaya yung mga tao. Tapos, ang ina-expect ko dun, kasi di ba parang ang branding ng China, mahigpit. Mas mahigpit pa dito sa Pinas. Mas mahigpit pa sa Pinas, son. Sipin mo tol, nagtataka ko dun, bakit may nag-iossi sa loob ng mall? Ba't may nag-iossi sa loob ng restaurant? Pwede. Oh, ba't ganun? Like, di ba yun, gulat na tayo yung parang may walker na pumasok dun sa lobby ng hotel natin. Nag-iossi. Nag-iossi pa loob, papuntang five-star hotel yung tinulugan namin. Ha? Dito hindi mo magagawa yun. Yeah. Hindi mo magagawa yun. Maglalakad ka sa lobby ng talaga, ganun. Talaga. Hindi naman nabusado yung mga tao na sobrang dami nag-iossi sa mall. Hindi nga, tuli. Ito nga, tuli. Parang matalino silang klase na pwede mong tanggalan ng rules. O yun yung pinag-usapan natin nun, di ba? Pag Europeans, pwede mo sila kahit pa paano tanggalan ng rules. O, pag parang pag dito sa atin siguro, pag tanggalan mo ng rules, ba, lalabas yung pagkabarbarik. Abuso. O, parang ganun, di ba? Kaya siguro ganun. Kasi gulat din ako, balahura tumawid yung mga tao. Yung driving nila. Balagbag. I mean, expect ko talaga yung driving dito. Siguro stricto dahil maraming CCTV, di ba? Hindi. Hindi talaga. Fast and the Furious din eh, no? Pero okay lang. Parang hindi ignorante yung driving niya eh, no? Parang ganun. Wala rin nag-helmet. Motor, wala nag-helmet. Oh, hindi na. Tapos sa ano side street. Side street. Sa highway din. Oh, gabi, sa highway. Yun. Nakakita ko, walang naka-helmet. Hindi, kumbaga, di ba habang naglalaan tayo, sasabayan tayo ng motor sa side street? Oo, sa sidewalk. Sa sidewalk, oh. May motor, pinaano sa sidewalk. Pwede isampay mo. Pero maayos siya kumpara sa Pinas. Malayo, maayos. Malayo, malayo talaga. Malayo. Ang kalsada doon, highway, ano ah, hindi freeway ah. Pero yung sa highway, puta tiles. Yung outdoor tiles. Ganun ang kalsada doon. Hindi naman tiles sa pambanyo. Hindi nga eh. Outdoor blocks, na siya eh. Parang bricks. Yun. Ganun yung kalsada doon. Oh, oh. Oh. Hindi asfalto. Malinis. Malinis. Tangina. Oh, tapos, well, ano pa rin old school makikita mo. Dumudura yung ibang incheck. Pero hindi siya parang, ewan ko parang. Hindi ko, ito nga rin isa kong ano doon eh. Yung parang yung pagdura nila. Kinulture na nila. Isipin mo sa loob ng mga mall o ng hotel may duraan, basurahan na pwede kang dumura. Hindi, ano tol, hindi naman siya ganun, kasi parang mga bato siya pag tiningnan. Hindi mo naman yung makikita mo yung dura talaga. Hindi, oh, hindi. Hindi mo naman makikita yung dura kasi puting bato siya eh. Marbles, marbles, ganun. Pag dinura mo, hindi mo na. Pero duraan talaga siya. Sa elevator. Ganun, no? Baka may health reason sila, no? Oh, sa siguro dura? Sa isip nila, pag nilunok mo to, kadiri ito. Ewan ko, hindi ko alam. Oh, kasi madura talaga sila eh. Maglalaway din ba kayo? Hindi, feeling ko sa pagkain yun. Meron nga sa Facebook yan, nagduduraan, Chinese. Nandun ka rin sila mag-away, nagduduraan. Feeling ko, ano, dahil culture nila yun, alam na nila yung ano. Traditional ba? Hindi, kung bakit sila madura, siguro dahil sa pagkain dun. Ewan ko. Basta ma-discipline na sila dun, tol. Oh. Tapos parang, imbis na nag-iossi sila, alam nila, kumbaga, saan itapon, oh, alam nila saan itatapon. Wala may kita cigarette butts. Oo, oh, alam nila saan itatapon. Kahit marami nag-iossi, wala. Mura ba pagkain nun? Mura. Mura pag lokal. Pag lokal, oo. Pero yung mga McDo, KFC, quality. Quality, na, quality ng pagkain, ano masasabi nyo? Tol, maganda, maganda yung, malin, para sa kanila, oh. Para sa incheck, yun yung quality ng pagkain. Sa atin, hindi. Dahil parang, ano to, iba yung lasa na ito. Pero, may quality kumbaga yung linis, yung, ayan na. Quality. Oh, para sa akin, quality. Kaya quality nilalangaw ang McDo at KFC dun eh. Mm. Wala talaga. Walang kumakain kasi talaga, puta. Kasi naintindihan ko, kaya nilalangaw. Kasi kung kakain ka ng pagkain ng incheck na totoong pagkain, nas mura lang, masarap. Puro spices. Pag kumain ka na ng McDo, feeling mo peki na pagkain. Oo, oh, yun. Ano to, parang artificial. Ganon, parang ganon, ganon yung dating, feeling. Tol.
Kasi totoo talaga yung kinakain nila eh. Alam mo yun? As ma, shit, ang kulit nila. Masos. Tol, iba. Masos, ma herbs. Masarap. Tol, masarap naman. Ang la- pero hindi kami kasi kumain ng experiment eh. Sayang, hindi kami nakakain ng gagamba. Tol. Papakainin namin dapat ito ng gagamba. Tarantula, putang ina. Hindi sila natanggap ng cash. Puro oh, e-money na. Cashless na sila doon, Frank. Scan-scan na lang sila doon. Oh, kami lang ang galing nga ng QR code nila doon, tol. Mahagip lang ng camera. Naka-scan na. Ganun, tangan na, ganun ka. Sobrang high-tech. Sobrang high-tech. Basta ang ano ko doon, tol, yung mga akala natin sa China, oh, iba, hindi dumarating yung, sa atin. Yung dinescribe ko nga siya na ano yung, kumbaga, pag ikaw, kunyari, hindi ka pa nakarating China, ano lang ang alam mo na China dito sa Pilipinas? Yun din, tol, ang naiisip ko, hindi natin pwede rin masabi na ganito ang incheck, ganito ang incheck. Kasi sobrang laki nung bansa nila, pwede iba-iba talaga sila ng klase. Diba? Baka may incheck na hindi dumudura eh. Yeah. Oh, pwede diba? Din. Pwede din. Kasi sobrang, nagulat ako sobrang laki ng bansa kasi diba yung aeroplano namin. Oh, fuck. Nung tumama na yung aeroplano namin sa China, nakita ko na yung land, diba? Sabi ko, oh shit, China na to. Sobrang lawak ng land. Natulog muna ulit ako nang matagal. Pagising ko, land pa rin. Gano'n ba kalaki tong bansang to? Kasi kung sa atin yung konting galaw lang ng aeroplano, tubig na eh. Oh, diba na i-guess mo? It's, parang it's, Russia rin kasi yun sila. Tiyan na, gano'n kalaki. Doon nagulat ako, ang haba ng tulog ko, pagising ko, land pa rin. Ina, ano wala ito? Pang landing. Oo, oh, parang ganun. Hindi pa nag-landing. Akala ko mag-landing na yun, di ba? Sobrang laki talaga. Nakaka-elip din. Paano nila napatakbo yung ganun? Oo, oh, yun. Ang laki ng bansa. Paano nila napasunod yung buong bansa na ganun? May Chinatown pa rin ba dun? Yung ngayon, China country na yung tatawag dun. Baka may Filipino ba, may town dun. Nandito ba si Frank? Mali ko ba kultura sa kanila yun, di ba? May Chinatown din, no? Chinatown sa iba-ibang mundo. Kasi lagi kong pinupuntahan yung Chinatown bawat city na puntahan ko. Yo. Oh, lagi ko sa ako yung nagkwento nyo kanina, na nakikita ko may ganitong pananaw sila. Ayon sa kwento nyo. Iniisip na marami na peke yung mga gawa ng Chinese, di ba? Pero the way na hindi sila na linalangaw yung dayo sa kanila, parang feeling ko, ang tingin nila, kami ang urig. Oh, kasi sila gumawa. Kasi sa kanila nagpapagawa eh. Parang feeling ko, kaya linalangaw yun eh. Kasi mas... Tiwala sila sa sa production nila, di ba? Parang, fuck that. Yung sinasabi mong Nike ay dun tsaka Champion. Baka yun ang ano nila. Pati sa pagkain eh, nung kunento mong ganun. Parang, tangina, fuck that. Mas tiwala ako sa ano. Doon naman ginagawa lahat eh. Mga Nike lahat. Saan nila galing. Kaya nga, ganun sila feeling ko eh. Kaya nga sabi nila... Si God daw, taga China. Mas peke sila, no? Mas peke tuloy yung Nike. Sabi si God daw, taga China. Singkit din kaya siya. Pero man, tangina, yan... Sa tingin ko yung peki doon, yung filter eh, no? Yung mga streamer. Ay, oh! Dahil yung mga nakikita natin. Tol, matry yung social media doon. Tol, hindi nga kami maka-access sa mga Google. Kasi meron silang tinatawag na Great Firewall of China. Okay. So, bawal yung mga ganun. Yan na metaphor yun. Oh, Google, YouTube, Instagram, Facebook. Yan, bawal yan. Western. Ha? Lahat ng Western. Ang galing nga rin ng move nila yun. Ang galing ng move nila yun eh, para... Black nila yon ay yung mga app ang gamit ay mga app natin ang gamitin natin yung galing din ng move nila syempre sa kanila yon China din tol nil magtataka ka rin hindi namin mapasok yung TikTok namin kahit may VPN na kahit may ang galing nila doon hindi namin mapasok yung TikTok namin tapos bawal ma-access yung TikTok hindi ko talaga alam pero ang local pwede di ba pwede yung local nagti-TikTok sila eto nga eh may nakilala kaming lalaki doon lumapit yung lalaki sa amin di ba tapos nakipagkilala siya eh hindi ko masabi yung IG ko sabi ko sige TikTok na lang yung TikTok niya tinype ko ngayon yung pangalan ko. Wala. Hindi lumalabas, man. Galing nila doon. Hinuwalay ng database. Grabe yung blackan. Blackan kung blackan. Sa podcast narinig ko, iba yung TikTok nila eh. Iba nga rin ang algorithm. Pinapakita nila sa mga bata. Siguro. Ewan ko. Iba. Mas educational daw eh. Pero yung tinesting mo mag-search. Hindi naman ganun. Hindi ganun. Kasi yung sa WeChat na parang feed nila, parang comedy lang din naman. Hindi naman ganun ka parang lahat tungkol sa pagiging engineer. Hindi ganun. Parang ang the shit doon, WeChat talaga. Nandun na ang lahat sa WeChat nila. Pwede tapos, ka na mag-newspeed doon, ganun. Lagay mong pera yung WeChat mo, pambayad. Alam mo, tol, kaya siguro ako isa sa natuwa doon. Yung freedom kasi parang malaya yung pakiramdam eh. No? Freedom! Kaya nag-yosi nga ang dalawang to eh. Parang maramdaman lang yung freedom na naglalakad, nag-yosi sila habang naglalakad. Sa loob ng restaurant. Oh. Pwede ba mag-speeding doon? Oo! Speeding! Pwede, son! Pwede! Ganun nga mag-review yung taxi namin, pre. Taxi nga namin, gumaganong kami tatlo. Tol, natutuwa lang ako sa freedom doon. Hindi siya... Ano, tapos wala rin pakialamanan kasi nung nakita namin yung mga streamer doon, ang dami nila sa BGC, tol. Walang... Sa BGC? Sila, hindi, yung BGC nila. Sa BGC nila, walang... Hindi sila pinagtitripan.
Mm. Alam mo yun? Tapos all-in pa sila mag-stream. Parang may selfie stick, ganun. Mm. Naglalakad sila, all-in sila mag-tas, nakaporma sila ng todo. Parang pag tinignan mo, mapapaisip ka talaga na ang dami sigurong pinipera nito para mag-all-in siya ng ganyan. Parang hindi siya mahiya sa public ng ganyan. Yeah. Ganun. Kasi meron pa kami nakita doon to, la, naka parang suit siya na kulay pula. Tapos white na pants yung pambaba niya. Tapos mukha talaga siyang artista. Pag tinignan mo, isip mo, ah, artista siguro ng China to. Ganun. Ayos yung book niya, matangkad. Tapos sa harap niya, may naghawak ng cellphone na yun yung pang-stream. Ganyan sa harap niya, tauhan niya. Sa likod niya, may laptop na sumusunod na nakalagay sa, anong tawag doon? Cart. Sa cart. Sumusunod yung laptop sa kanya. Hindi ko alam kung ano silbi ng laptop. Siguro yung streaming din nila yun. Oo. So tatlo sila, naglalakad, paikot-ikot dun sa lugar. Tapos kinabukasan, nakita ulit namin sila. Gabi-gabi, nandun sila. Gabi-gabi, nandudum sila. Ganun ka, yung kaya sabi ko, dong talo yung work ethics natin sa mga to. Ha. Kasi talagang walang hiyaan sila dun, kuhaan ng pera. Live kung live. Ano yung nakita namin yung dalawang... kambal? Yung kambal na babae, tol. Nakaporma silang pangkambal talaga. Umupo lang sa isang coffee shop. Tapos mayroong ring light sila. Di ba naka-ring light sila sa coffee shop? Tapos naka-stream sila, tapos nag-gagano sila doon. Yun, kumukuha sila ng pera doon sa kung ano man. Yung ano rin, nakasabi natin sa KFC, di ba game on din siya? Oo, oh, habang kumakain siya sa KFC, ganun. Ang laki ng pinipera nila sa stream. Kaso ang kulit ng mukha niya sa personal, tsaka sa ano yun. Ha? Yung mga sikat doon sa kanila. Tol, pamatay yung pag filter. Pag nakita mo, di ba yung, pag sa cellphone mo siya pinapanood, tangina, okay yung tsura niya. Pero pag nakita mo yung live, wah, Shopee version, wah, talaga. Di mo mamumukaan. Kaya yung mga nag-i-stream doon, hindi nilalapitan ng tao sa tingin namin. Kasi hindi sila makikilala sa personal eh. Kasi I guess mo? Filter sila to. Oh, kasi sagad yung filter talaga, Frank. Di mo, eh kami, nakasaksi kami ng live eh. Naita namin yung ano, yung itsura niya. Mo, kung iisipin sa entertainment business, gano'n naman talaga eh. Yeah. Oo, oh, gets ko yung gano'n mo. Di ba? Alam mo, totoo yun, tol. Kasi nung may mga na-meet kami na ibang influencers na babae, tapos syempre, pag nakita nila yung mga babae, kung magpipicture-picture sila, grabe yung filter nila na nagugulat ako na hindi ako sanay makita yung mga babae ko nang ganoon yung filter. Kasi ako hindi ko pinagpi-filter mga babae ko kahit kailan Ayoko yan pag ano sila picture o videos gusto ko walang filter yun ang gusto ko. Kaya nung may na-meet namin yung mga ibang influencers dito sa Pinas, gulat ako kahit ako rin syempre magpi-picture din makikipag-picture din sa akin. Sa tag ka makikita mo. No? May eyelashes ako parang pula yung labi mo, oh, no? Pula yung labi ko. Nabibigla ako. Patangin ang yan, no? Normal yun sa entertainment industry. Sa movies nga, di ba? Kaya nga din binibili yung mga the best na camera, eh. Para maganda yung itsura mo sa screen. Diba? Tapos makakapal yung makeup, lighting. Yeah, sobrang inaaral nila yung lighting para yung kung anong gusto nilang palabasin sa mukha. Ang kulit dun ko yung, ano siya, entertaining siya sa mata. Maaakit ka. Kahit di mo alam, pasok tayo dyan, dong. Tapos yung pagbaba mo, mapapabili kayo. O baga, so, ano ba yun? Anong store ba yun? Tol, minsan. Tol, sa souvenir shop lang. Meron silang mga, nagtataka ka doon. May mga, ano yan, parang fidget-fidget lang yan. Six-sided rotation. Winning item yan. Oh. Mali nga siyang six-sided rotation kasi eight to eh, kung iisipin mo eh. Eight sides yan eh. Anyway, tol, meron mga parang store doon na parang lugi naman, pero grabe nila effortan sa ilaw. Mm. Kung dito sa Pinas yun, hindi nila na effortan ng... Dito nga kahit yung restaurant o shop na pumipera, hindi pa ini-effortan ng todo sa looks eh. Totoo, right? Totoo. Noon pamatay sila mag-effort ng looks. Pamatay sila mag-ads ng kung ano man. Tapos maliwanag. Maliwanag. Sobrang. Maakit ka talagang pumasok. Ang dami namin yung pasukan ganun na wala lang naman, no? Oh. Oh shit, tanginan, nadala tayo sa lights ah. Mm, talaga, tanginan. Kaya, dati nga naisip ko mag-ilaw business sa Pinas eh. Kasi napansin ko nga, di ba mahilig ako mag-picture. Mm. Noong nag-America ako tsaka Europe, ang pinagkakaiba ng mga picture lagi, yung lighting pala. Mm. Kaya natatakot, ba't di ko makuha yung kuha na to sa Pilipinas? Yes. Kasi yung lighting natin sa labas, lagi madidilim, mahihina. Oh. Lighting sa restaurant, sa kwarto, iba yung quality ng mga ilaw. So, ayun, parang maganda nga mag-business ng ilaw dito kasi malamang kailangan paliwanagin pa tong bansang to. Eh, ayaw mag... Nagtipid sa kuryente yung mga Pinoy. Yung LED. Doon, feeling ko nga, paldong-paldo yung Meralco nila doon eh. Grabe silang ilaw eh. Feeling ko nga, mura lang yung electricity nila doon. Made in China yung electricity nila doon. Meron sila nga doon. Find out na din nila yun. Oo, kung paano, no? Sa bagay, inumahal nga kasi yung kuryente dito sa Pinas, no? Di ba sabi, mahal daw? Oo, so, oo. Ba't nakumpara nyo? Doon, hindi nila ino-off yung mga ilaw. Frank, kahit nga umaga, nakabukas yung ilaw ng building eh.
umaga na yun na makikita mong nagbi-blink yung building. Dito nasa kulturang pagalitan yung anak pag naiwang boss yung pinawin. Yari ka ako nung kay nanay. Oriente, agad maririnig mo nun. Yung oriente! Patayan ka ng aircon pag wala kang trabaho. Gising ka, pawisan ka. Ano? Ah, patay na electric pa na. Tsaka parang sa Pinoy lang yung mahilig magbunot ng saksakan pag aalis ng bahay. Oh, kasi na-weirdohan sa akin one time yung mga friends ko sa States. Ba't nagbubunot? Oh, ba't kailangan tanggalin yung mga ano? Hindi mo masusunog yung bahay nyo? sa Pinoy lang yun, no? Bubunutin mo, no? Doon ka nalaman, tayo sa Pinoy lang pala yun. For safety purposes kasi. Oh, di ba? Alam, mag-spark bigla. Di ba yun ang iniisip natin? Mag-spark bigla. Nga. Siguro low quality yung mga gawa ng bahay. Hindi kasi alam ko ata, no? Hindi, alam ko ang kuryente ata dito, yung gumaganon-ganon eh, yung nag-iiba-iba yung fluctuate. Ano niya. Sa tingin ko ah. Kasi kaya ngayon nga silbi nung binibili natin dati na yung pang controls, ganun, para hindi breaker masira yung mga ano natin. Ayun, ewan ko, sa tingin ko lang ganun. Pero man, sa lahat talaga, lalo na galing tayong Germany muna, na parang galit yung mga tao. Puta, paglapag nung China, what the fuck? Ang saya dito. Oh, from sa airport pa lang sa China, inano niya na yun. So, tinanong ko kay Kika, Kika, so ano mas masaya, Pinoy o itong China? Nasabi ni Kika, masaya ang China, pero comedy ang Pinoy. So, pwedeng malungkot tayo, bad, depressed tayo, pero nagko-comedy pa rin tayo, yun. Doon makikita mo sa kanila na legit yung saya nila, like magaan yung mga balikat nila. Parang goods na sila talaga dun eh, no? Parang ganun. Hindi sila yung parang robot na mamadali lagi. Oo, oh, hindi. Walang ganun vibe. Mabilis sila gumalaw, pero hindi sila parang island vibes na mabagal gumalaw, pero magaan yung balikat nila, no? Sobrang chill nila dun, prank. Yung ice cream nila maanghang. Oh, may hindi ice sila mukhang overwork, ganun. Hindi sila mukhang overwork eh, no? O kahit yung mga pulis nga, di ba, ang babata ng itsura. Tol, hindi kupal mga pulis dun. Hindi mo iiwasan. Hindi sila power trip. Wala kang mararamdaman na nagpa-power trip sila. Intimidating naman na nakaka. Hindi, mga bata lang sila eh. Pero hindi kailangan maging, tol, parang, ewan ko lang ha. Tol, hindi natin ulit masasabi sa buong China to. Kasi nga baka sa ibang China, iba, right? Pero doon sa Chongqing, feeling ko, or ewan ko lang kung buong China to, basta ang point doon, siguro, ang technique nila, kailangan hindi magmukhang kupal ang pulis sa mga citizen. Para hindi nila ayaw ang mga pulis. Oo. Yep. Para mas may respect. Nag-guess mo? Tama. Siguro, malay mo yun ang strategy nila. Kasi pag diba, paglapag pala natin airport, may mga commercial ng pulis. Oo, diba? Parang mabait yung pulis. Sabilihan ng SIM card. Diba? Sa airport, diba? Parang yung pinapakita, mabait yung commercial pulis. Commercial talaga sa TV. Production shoot, tapos pulis yung inaano nila. At dun sa mismong sa city na mismo, ganun yung mararamdaman mo. Hindi nagpa-power trip ang pulis. Hindi sila nakakatakot. Na parang, pero alam mong maaasahan mo pag kailangan mo talaga. Yun, ganun sila. Mga bata yung pulis dun. Tapos, noong unang gabi. Security guards meron. Wala. Wala. Oo nga, no. Tol, di ba, yung tataka. Tol, kung sino-sino nga lang pumapasok dun sa hotel namin eh. Ang luwag nga ng hotel eh, di ba? Tapos hindi mo alam kung naka-check-in pa ba to. Hindi. Mm-hmm. Feeling ko nga. Pwede nga hindi na tayo mag-check-in nun eh. Ganun talaga yung datingan. So, feeling nyo walang snatcher, ganun walang pakialam. Wala. Oh? Parang hindi na kailangan eh. Eh sila naggumagawa ng mga bagay-bagay. Huwag na tayo mga statue. Parang kasing yaman ng mga Vietnamese tsaka Thai, ganun. Kasing yaman? O yung vibe? O mas mayaman yung vibe nila? Mas mayaman yung vibe nila. Kesa sa Taiwan. Taiwan, work vibes pa dun eh. Yung alin? Yung Taiwan? Yung Taiwan parang walang soul yung mga tao ganun dun eh. Parang nakaganon lang sila. So China, bro. Pagbaba mo pa lang ng airport, iba na talaga yung feeling. Saan ba yung airport mo ba? Beijing, tas Chongqing. Sa Beijing, ganun din? Sa Beijing, di natin gano'n napansin. Layover no? Lang naman kami. Oh, mabilis lang eh. Pero ang Beijing, negative 2 yung klima. Umuusok. Pagbaba ng airport. Lumabas kayo? Umuusok yung bibig namin. Lumabas ba kayo? Oh, airport. Lipat. Hindi, ay, sa loob ng airport, ang lamig. Partida loob ng airport. Parang walang ventilation. Puta, sa loob ng airport, may MRT. Oh, ganun nga sa airports ng China eh. Para lumipat ng terminal, no? Parang ano, tough to GMA Kamuning pa yung layo. Mga ganun. Sobrang layo ng airport nila dun. Ito si Yoming. Wala na ako. Tawag dito, basta para sa akin, uulit ako dun. Pero gusto ko makita pa rin yung mga Shanghai, Beijing, ganyan. Pero yung Chongqing, uulit ako dun. Anong trip mo dun pag pumunta ka ulit? Yung pagkain lang ang mahirap. Nahihirapan kami. Kasi hindi siya masarap eh. Hindi siya nakain ng mga hot pot. Ang alam natin Chinese food, yung Chinese American eh. Iba yung Chinese food dun. Yung Chinese?
Iba. Kasi nung walang parang lemon, Chinese ng Taiwanese. Walang lemon chicken. Parang malapit na gano'n. Yung malamig, biglang malamig yung chicken. Kala mo mainit. Oh, tingin, oh. Hindi pa chicken yung duck yun. Parang ang tawa ko, ano itong kulay itim? Duck yan. Oh, gano'n. Okay. Tingin ko gano'n, lamig. Sa pagkain doon, CS yung pagkain doon. CS? Chinese agad. Break muna tayo, Rek. Break muna. Tuloy natin yan. Balik mo. And we're back. Oy, recording kanin na. Tol, may kanin kayo. Tol, hindi sila makanin masyado, di ba? Oo. Kulay black para, nga yung kanin para, namin. Para lang silang Taiwan, tol, hindi makanin masyado. Tol, doon ko na-realize na Pinoy lang yung... Ewan makanin ko lang, talaga, no? Ewan ko pa sa iba, pero tayo yung buong platong kanin tapos konting ulam. Yung ganun tayo. Doon, maulam, tapos parang side lang din yung kanin. Oh, ganun sila. Akala ko makanin din sila. Nagulat ako, hindi, no? Tas, walang mataba ko yun, no? Naghanap sila, talaga kami ng mataba. Hindi sila, ano tol, hindi sila, para silang Taiwan na hindi sila mapanulak. Putang ina, walang, magtataka sila pag, do you have cold water? Tumatawa sa amin, Frank. Parang hindi sila nagpapanulak. Hindi paano, paano, wala nanulukto silang ganun. O, ano lang available yung inumin dito? Hot water or soda? Hot water talaga. Puta, mainit. Cha. Pwede. Pati pero nga yung milk tea ng KFC, mainit. Oo, milk tea. Oo, milk tea. Putang ina, mainit. Sinag- Kung paano magagawin panulak yung mainit? Di ba? Ang hirap nga lunukin na ito eh. Di ba? Ang weird nila, tol. Tas, nagtataka sila pag manghihingi ka ng malamig na tubig. Yung mukha nila parang, oh, malamig. Oh, tatanungin ka pa nga lagi kung may ice eh. Di ba? Tatanungin lagi kung may ice. Tas kaya rin kami hindi gano'ng nakakain ng mga Chinese food doon dahil yung internet namin di ganun gumagana. Mali, ewan ko, may maling setup lang dun eh. Alam ko mabilis yung internet ng China. Mali lang yung pagka-setup nung nag-install, di ba? So hindi namin ganun mapapasok yung internet namin. So pagpapasok kami ng restaurant, mahirapan kami makipag-usap, mag-translate, dahil hindi matranslate eh. So naghahanap na lang kami ng pinaka-safe na lang. Alam mo yun, hindi namin matanong kung anong pinaka-bestseller mo dito. Hindi namin matanong. So naghahanap na lang kami ng pinaka-safe namin. So yun ang ginagawa namin sa mga pagkain. Ay, na unang gabi pa lang, nagre-research namin ng Thai food. May Thai food. Ang last night na namin nahanap, last hindi, night. Chamba pa. Mali pa yun, hindi pa hindi yun pa yung hanap namin. So, ito, nakakapagtaka tol, ang daming nasa internet na outdated na hindi masyadong na-update yung area yun. Pag sinerge mo sa internet, bukas pa yung restaurant, pero pagpunta mo wala na. Yung nabook nga na hotel. Yung nangyayari sa hotel nila eh. Tol, nagbook pa ako ng putang inang panibagong hotel nila, tol. Doon pa sa hotel ko, di ba gusto ko ang mangyari, dito ako sa 5-star. Hindi, gusto niya yun eh. Gusto ko mangyari, di ba? Okay, dito ako sa 5-star, sila tropa doon lang sa mga ordinaryo dahil masyadong spoiled na eh. Parang ganun yung iniisip ko eh. Pagdating doon, yung hotel ko, ang dapat doon, 3 minutes away lang mula sa hotel hindi ko. Yung hotel, sa taas lang, pa, sa taas lang. Huwag ka magsalita. Yung 3 minutes, yung hotel ko, 3 minutes away lang mula dapat sa hotel nila. Ganun yung plano namin, di ba? Hanap kami ng hanap. Tama naman yung tingin sa mapa. Ito yun eh. Part, wala. Parang ganun. Natalo pa kami. Ganun. Yung pala, bandang huli, matagal na palang sarado yung dapat. Bakit? Nakabook kayo. Hindi nga. Ito nga. Walang may mali. Kasi ang nabook nung agency, yung kapangalan nun na 1 hour away from sa hotel ko. Oh no. Hindi rin naman alam nung agency. Oh, hindi man alam nung agency, di ba? So ngayon, parang sa isip ko, tangina, hindi pwede. Ang layo natin sa isa't isa. Mahina internet natin. Mm-hmm. Huwag na lang. Puta, sige, try natin mag-book dito sa ano sa hotel ko. Kahit labag sa kalooban ko. Oo, oh, kahit 5-star. Pares ng room niya. Yung room namin, pares ng room niya. Mas malaki room ko ng konti. Banyo mo yung malaki banyo. Doon nakakainis nga eh. Anyway. 27 floors at 26 kami. I'm sure di nyo naman ginusto yun eh. Hindi, magkatapat pa yung room talaga namin, bro. Every time nagchichili si Koy Koy, kinang kina mo doon. Nasa mabakal. Last pareho kami ng kama. Frank, sobrang last mag-trip. Di ba may room to room doon na landline? Una, tinawagan ko siya. Room to room, putat, sumagot. Ang sumagot, chan, in-check. Ay, di ko, binaba ako na lang. Maya-maya nag-ring yung landline. Tapos, nagsalita ko, chan. Sabi ko, English only. Tapos nag- Odong, si Koy-Koy na to, ganun na. Hindi ko pa alam. Makala ko operator yun. Nung nakita na kami, daw ako lang yung in-check na yun. Tawa ko ng gago talaga. Old school ah. Hindi mo na po si... Ay!
Boses babae, pre. Sabi, nilaban ko pa. Sabi ko, gago babae yung operator yun. Gago ako nga yun, nagboses babae lang ako. Pinipilit niya pa, natutuwang inchik yung kausap niya. Sabi ko, dong ako nga yun. De, bago kasi yung coin, di ba sumigaw siya? Oo. Oh, sumigaw siya. Ang akala niya, na-trouble. Oh, na-trouble siya. Narinig ko yung sigaw nila eh. Sumigaw ako sa bintana ng hotel. Gano'ng kabarbarik ka. Binuksan nila yung bintana ng hotel bilang sumigaw ng parang goodbye Chongqing. Oh, parang goodbye Chongqing! Narinig ko sa mula sa kwarto ko, putang ina itong mga unggoy na to ah. Kaya tinawagan ko sila. Chushi, raw si Eji. Natakot. Sorry, English only. Natakot, putang ina niyan. Ala, trouble na eh. Tayo na, yari tayo. Si Kuy-Kuy lang pala. Del, hold the handrail. Basta nagtitrip, tang ina ang... Frank, grab, putang ina, buong trip. Buong trip namin, trip talaga yung nangyari. Nakita ko, nag-end up pa kayo sa club ah. Ba't kayo napunta doon? Last night pa yun! Tangina, last night na! Buti nga, pa-uwi na talaga kami, matutulog na dapat kami. Nilaban lang na, gabi-gabi na siya. Tapos bilang ito naman, kaso last na nag-gabi natin to eh. Kasi kami naman, nakakatakot sumugal. Kasi una, hindi natin alam, ano ba, bukas ba yung area yun? Yeah, Tama, baka masayang yung biyahe natin, matulog na tayo para sa flight natin. Malayo, diba? Malayo. Eh, maaga yung biyahe bukas eh. Magbabiyahe pa eh, magdadrive pa eh. Biglang ano, ilang sila naman parang hindi sige last na sagadin na natin, parang ganoon, parang alas 12 pataas. Basta parang ganoon. Diba, one na, mga one na ata. Pero sumugod pa rin kami doon, no. Tol, pagdating namin doon, what the fuck, ba't ngayon lang natin na discover ito? Monday night pa 'yun. Monday night, buha. Kala mo Friday, sa kala mo Saturday, tol. Nandun yung mga Maserati, tol, nandun yung Ferrari. Doon lang nung sa pinunta sa area namin, wala akong nakita mga supercar. Paglipat namin ng konti, 15 minutes away, nandun lahat, mga supercar, nandun yung mga big boss nagpa-party, nandun yung mga bitches, nandun yung mga hip-hop, nandun lahat ng kasalanan nandun. Ganun. So, what the fuck, ang saya naman dito, ang daming tao, di ba? Tapos tambay-tambay lang kami. Una, hindi kami makapili kung saan tayo papasok kasi baka mali yung mapasukan natin. Mapagastos tayo, di ba? Matrap tayo doon, hindi natin matranslate. Hindi natin alam kung pwede ba tayong pumasok. Ano ba, pwede ba tayong pumasok dito? Salamat sa sponsor. Di alam ganun. So, tayo, ang plano namin, people watching na lang tayo. Tambay tayo sa harap ng mga club at people watching. Okay na yan, di ba? Parang ganun. Tapos ang daming kumakausap sa amin eh, na parang mga recruiter sila nung KTV, club. KTV. Promoters sila nung club. So, bandang huli, may kumausap na sa amin talaga. Ganun. Tapos, parang nag-translate na parang sinabi, pasok kayo, parang ganun dito. Tapos, tinanong ko, pwede bang silipin lang? Ganun. Tapos sabi, oh, pwedeng silipin. O, dun na. Sinilip na namin. Meron pang una doon na, abe, sabi ni Kika kay Pudong, Dung, ikaw na, try mong pumasok. Pudong. Si Pudong, lumapit ng ganung konti. Bumalik agad. Pababa yung... Pababa kasi, papasokan. Bumalik agad si Pudong. Bakit? Tol, nakatingin agad sa akin yung bouncer. Tol, ano naman? Kasi hindi mo alam yung rules kasi bago ka makapasok doon, may mga promoter sa labas. Club kayo, club? Oh, hindi mo alam kung pwede bang rumekta, parang diba? Kailangan mo munang dumaan sa kanila kasi sinilip ko rin yung proseso. Kilala ng bouncer yung mga nag-aalok sa labas eh. Nagpapasok. Ganun. Kaya atras ako, hindi, may harang. Hindi, nakatingin sa akin agad eh. Buti na lang yun, may kumausa sa amin, pasok sa loob, ganyan-ganyan. Tapos mabait sila nga ito. Ang bait nila, hindi mo mararamdaman na iniisahan ka nila. Kahit yung mga driver, hindi ko naramdaman na iniisahan. Sinusuklihan kami ng driver. Di ba iniisip mo, pag incheck, madaya, di ba? Hindi, doon hindi yung ganun yung vibes. Plus yung promoter na nagpasok sa atin dun sa club, inasikaso talaga tayo. Ooh. Hanggang pauwi ito, linatid pa. Oh, inating kami palabas. Ay, pag-inuman pa. Oh, nakipag-inuman pa. Ganun. Asikaso talaga nila kami, tol. Kinuhaan pa ng charger si Kika. Di ba? Ganun, tol. Basta, solid yung gabi yun. Tapos, doon sa lugar na yun, panibagong stage naman. Parang, yung mga pinasukan natin, no, parang... May ilaw lahat. May mga luging bar na doon, pero ang ganda ng ilaw nila. Walang nag-iilaw, pero... Ang ganda ng ilaw. Lunes eh. Baka. Lunes eh. Baka, no? Hindi ko, party na nga yun, Lunes eh. Oh, parang talagang... Oh, party talaga doon, no? Ano pa ang Friday, di ba? Ha? Tingin natin, ano pa kung Friday? Tol, grabe pagtinginan si Kika dun, tol. Ini-scan! Tol, ako nga, hindi ako ganong ma-attention. Kasi, tangina, mas matatoo siya tingnan sa akin eh. Hindi nakikita yung tattoo ko dahil sa kanya. Tol, grabe siya pagtinginan. Pero, unang iniisip namin, ano kaya ang tingin nila sa atin dito? Baka kupal na tayo. Baka ganun. Baliw na ata ako. Baliw ba tayo sa ano nila? Baka ganun. Pero hindi, tol. Feeling ko karate kid.
Ba't may tattoo culture ba dun? Nakakatikis ko na yung sabi mo. Sa bawaw, crush ng mga inchik yun. Okay. Feeling ko pag nakakita sila ng Western. Kasi meron ding, sino ba yung nagsabi sa atin Western na ano? Diba? Beautiful, sabi gano'n nung babae. Yung tattoo. Oh, yung tattoo. Oh, beautiful, beautiful. Alien kayo eh. Oh, parang gano'n. Maraming may tattoo. Matrack sila. Ano? Ah, wala kami nakita. Naghanap kami nung, yun yung inanap namin eh. Yung may tattoo? Na mara akong mga tatuan. Wala yun. Isa lang, yung isa lang nakita namin, oh? Tol. Sa Taiwan, marami. Pero pagdating namin dun sa ano, tol, sa yung party-party, nakakita kami ng mga tatuan na babae. Babae. Babae yung tatuan. Pero grabe rin sila maglasing dun, tol, no? Nakakita tayo, sumusuka na sa daan. Oh. Tapos hindi sila mabling-bling. Parang ako nga yung loud na may chain na ganito eh. Oh, wala, walang ganun bling-bling dun. Pero paporma sila, maayos sila. Ayan, tapos... Baga ba magsara yung mga establishment na? Hindi, 24 hours yung... 24 hours. Maraming nagsasara, pero maraming bukas. Yung maraming kang makakainan na ano, bukas. So, masarap mag-trip dun madaling araw. Ganun, masarap mag-trip dun. Sarap siguro pag may kaibigan ka ng lokal na, halimbawa, Pilipino. Oo, oh. Wala kang Pinoy dun. Mo, wala kami nakikita. Wala kami lang Pinoy dun. Turista. Turista in-check din. Turista in-check din. So, kayo napapagama lang kayo in-check? Hindi. Alam, iba talaga itsura namin doon. Si Pudong siguro. Nagbe-blend in siya doon. Parang pag mahirap nga mahanap si Pudong. Minsan, wala, saan si Pudong? Akala mo si Pudong na yun. Dong, ay, hindi ito. Oh, yung nagla-live ako, di ba sinabayan ko yung isang babaeng nagla-live. Nagbe-blend in ako. Akala mo streamer din ako doon. Taka na, conscious na conscious to eh. Kasi sa, bago kami makarating doon, sabi ko, Dong, balita ko, wala pa namang mataba talaga doon. Pagtitinginan ka doon, ikaw pinakamataba doon. Putang ina, buong stay namin doon, yun ang pinapansin niya lagi. Kuya, mas mataba ngayon sa akin. Para ma-feel good siya. Kada may makita siya, ayun kuya, mas mataba nga sa akin yun. Pero wala pa, hindi lalagpas ng lima siguro yung matabang nakita namin doon. Na mas mataba sa'yo? Oo, promise. Konti talaga, tol. So mataba ka nga doon? Parang, oo. Considered siyang mataba doon. Counted ng mataba talaga doon. Sa Pinas, hindi pa eh, no? Pa yun yung, ano, sa States pa yato, di ba? So, oo, sa States pa yato. Sa Pinas, hindi ako mataba. Hindi pa, parang hindi pa. Okay. Takina mo talaga. Borderline. Kaya napre-pressure lahat ng tropa mo eh. Takina mo. Butihan, body shaming. Oo, okay lang yun. Ayaw mo nga ako isali sa 40K nila kasi sabi mo, payat ka na eh. Sino? Ako. Hindi ah. Sabi mo, sasali ako sa 40K. Hindi, wala ka kasi doon yung nag-deal kami ng 40K. Wala ka doon. Nasa Taiwan kami nun eh. Diba? Ba't kasi kailangan nyo pa ng pera para tumaba? Ba't kailangan ng pera para tumaba? Eh, tangina, may perang o walang pera, hindi kayo makapayat eh. Ano ba talaga? May pusta o wala, hindi pumapayat. Ano ba talaga? Nalilito. Tinry ko na lang naman yun eh. Diba? Walang pera, encouragement, hindi pumayat. Oh, lagyan natin ng pera. 40K, pag pumayat ka, hindi pa rin pumayat. Wala na, nawawala na ako ng pag-asa eh. Para sa iyo, Doy, gago. Papayat na ako. Wala nang babago sa iyo, Doy. Anyway, tol. So nagpunta kami doon sa China kasi iba para talaga manood ng boxing. Yun ang pinaka... Yeah, yun talaga ang dahilan kung bakit kami pumunta sa China. Dun. So, yun, suporta namin si Junior Lorente, di ba? Lorente. So, pangalawang araw ba? O third day yung laban? 23-25. O basta ganun. Right? So punta kami doon 30 minutes away sa kanila. Yung lugar nila, coach, doon, hindi yun yung magandang Chongqing. Eh. Mukhang normal lang. Ganun, wala sila doon sa magandang area. So punta kami doon 30 minutes away doon. Tapos pagdating namin doon, kita mo kung gano'n sila ka-hindi stricto doon. Nakapasok tayo doon ng walang ticket nang hindi naman talaga tayo dapat nandun. Kailangan may mga ID ka nga doon, eh, di ba? Hanggang pero, ringside ba? Oo, sumabay lang kami kala-coach eh. Pagdating namin doon, paano kaya kami makakapasok dito? So pagdating doon, nandiyan na sila, coach. Coach, sabi kami sa inyo ha. Eh si coach, hindi niya mahanap yung connect niya doon. So hindi na namin, hindi alam ni coach kung ano ba, pwede ba kami papasukin o ano. Eh nung nagpasukan ng lahat, sumabay doon lang kami ganun, no? Pasok! Nandun kami sa elevator, sa isip ko, wala, pasok na tayo. Hanggang tag out. Hanggang nandun na kami dun sa locker room ng mga boksingero. Ay, gago, pasok na talaga tayo. Tapos nandun yung mga boksingero, ganyan. Hiniwalay yung iba yung room ng mga magkalaban eh. Hiwalay. Red corner, blue corner, magkahiwalay. Oh, magkahiwalay, ganyan. So, yan, mga in-check din yung mga boksingero dun. Si JL, nandiyan dun. Tapos, naging final... Main event ngayon si JL. Imbis na hindi, ginawa siyang main event, tol. Ginawa siyang main event. Dahil feeling ko Pilipino. Feeling ko ganun yung dating eh. Dahil Pilipino yung fighter. Kasi dahil Pilipino siya. O, tol, ang lakas ng respect nila sa... Pag iniisip, pag Pinoy... Siyempre, boxing. Yun nga sinasabi nila eh. Yung may chick na nagtanong sa amin, Where are you from? Ganun, di ba? Tayo ng Philippines. Oh! Mane ba kaya? Ganun ang sinabi niya. Yung sa hotel ako eh, di ba? Tropa mo daw. Kuya Jim. Yung tropa ko yun eh. Ganun. So, main event si JL.
ang lamig nung putang inang ring yung labanan. Kiniis ko, shit. Siyempre, maninibago yung Pinoy na fighter, di ba? Ang lamig talaga eh. Tapos, ang pansin ko dun, tol, grabe nila encourage yung boxing dun, tol. Grabe nilang pinapasikat kasi pinanood nila yung maraming bata. Ang daming batang ganyang kaliliit na nanonood. Gusto nilang mainganyo yung mga bata ba? Ganun. Tapos, edi, yung laban na ni JL, kami yung ano, kami yung parang entourage niya, di ba? Ganyan. Naging translator ka pa ko eh. Ay, oo, bago pala yun. Bago yung laban. May interview. Interview mo muna. Eh, syempre, diba? English, di ba? Narinig ko si JL. Naku, mahina ako sa ganyan. Sabi ko ng JL. Sabi ko, JL, kailangan mo ng translator. Oh, sige, sige, sige. Puta, naging translator pa ako sa Chinese television, tol. Oo, oh, tol. Ako yung ano. Ang nakakatawa pa kasi doon. Ito, nakakatawa doon eh. Nene, makinig nga. So, yung nag-i-interview. Frank, makinig ka. Yung nag-i-interview, in check. Right? Mag-i-check siya. Yung may Chinese dito na i-translate niya na English. Kaso yung English niya, hindi maiintindihan ni JL. Masyadong Chinese yung English nito. Okay. Pero ako, kaya kong intindihin. Okay, so i-translate mo muna yung Tagalog. I-translate ko muna yung English nito kay JL. So isipin mo, tatlo yung nandoon. Di ba hindi naman dapat ganun yung setup ng translation? So ganun muna, pasa-pasa muna. I-translate mo muna yung translator nila, no? Oo, yun. Yung basically, i-translate ko yung translator nila. Kasi malakas yung accent niya. So tatagalogin mo muna si JL. Oh, pag ini-English na nito sa akin nung babae, sabihin ko kayo kay JL yung Tagalog. O ini-English mo rin. Hindi, sabihin ko kay JL Tagalog na. Tapos sasagot JL Tagalog. Tagalog. Tapos mag-English ako dito sa English na to at i-check niyang ganun sa... Oh, alam ko parang isko eh. Ikaw, bawal ka na punta dito! Yung ganun. Hindi, tapos ano, so naging translator muna ako, di ba? Tapos yung laban na, ganyan, nakakaba din, putang ina. Manginginig ka rin pala habang nanonood kayo dahil gusto kong manalo talaga si JL eh, parang ganun. First round pa lang, medyo okay, nagagalaw, ganyan. Ewan ko, second round to ano, parang laro ng kalaban yung nangyari. I guess mo, so, komportable yung kalaban. Di ba, ganun. Ako mag-get siya sa play nung kalaban. Oo, parang ganun. Parang hindi laro ni JL to, parang ganun sa dating sa akin. Pero nung bandang huli, medyo nakakabawi na si JL ganyan. Yun nga lang, ang laki na nung cut ni JL dito, lang na headbutt siya. Sobrang laki nung cut. Tapos nung ninth round, in-stop yung laban, ganun na. Medyo nakaka-atras-atras na nga ulit si JL eh. Parang bumabalik na siya dun sa dati niya. Pero 2 to 8, laro talaga ng kalaban. Ano kalaban niya? Anong in-check. In-check. Na mas malaki ng todo sa kanya. Malaki, masyado malaki. Pero pag tinignan ko yung in-check niya, hindi naman magaling talaga ito eh. Masugod lang at wala kang jab eh. Lahat ng bitaw niya, may buwelo. Alam mo yun, kumbaga... Parang easy dapat to, parang ganun. Yun nga lang, yung laro naging kanya eh. Ganun. So, anyway. So, na-stop yung laban. Okay lang din naman dahil parang sabi ni coach, okay lang din yan dahil... XP yan. Oo, ikakalakas niya rin yan. Siyempre, magte-train lalo ng malakas to si JL, di ba? Sabi ni coach, yung unang professional na laban ko nga, talo agad eh. Unang professional na laban pa lang yun. Ilang so, iga nga eh, 1-0. Hindi na mauulit-ulit yun eh. Forever na yun. Champion na siya. Oo, may kwento. Tapos, after nung laban, okay, duguan si JL. Gusto siyang dalhin nung mga in-check na doktor sa ospital para tahiin. Sabi ni coach, hindi. Ako na magtahi niyan. Sabi ni coach. May dala pa lang ano. May dalang medida. May dalang medida tsaka ano, karayong sinulit. No? Ako na magtahi. May dahilan sila doon, tol, di ba? Ano daw? Para kasi ano, ano yung normal healing lang. Kasi so, pag tinahi siya, mabilis na siyang magsugat. Oh, pag tinahi. So, okay. Edi, tapos biglang may interview ulit. Ako nga, iniisip ko, tayo na ko ako si JL. Hindi na ako mag-interview. Like, uuwi na ako. Dito pa, ang laki na ng sugat ko dito. Gusto ko na umuwi, di ba? Nagustuhan siya nung ano tol eh. No? Nung mga in-check eh. Kahit tayo, yung crew natin. Napunta nga tayo ng ano nila eh, after party. Oo, oh, tol. Nagustuhan kami ng mga promoter. Anyway, mamaya ako nagkwento yung nagustuhan. Tuloy-tuloy yan doon. So, in-interview ulit si JL, di ba? So, oh, fuck. Translate na naman ako. Okay, translate na naman. Ganon-ganyan. Pagtapos ng maraming question, ganyan-ganyan. Bilang yung huli talaga, yung sabi nung in-check na nag-interview, sabi, okay, enjoy. Sabi nung translator, enjoy. Sabi ng JL, enjoy. Tapos naisig ko, pagkatapos, English naman. Mag-translate yun, di ba? So, pag mapanood nyo man yun, basta nakakatawa nyo, huwag nyo lang ako anuhin dun. After ko na kasi naisip yun eh, parang ganun. Oh, ba't ko ba translate mo ako? Naintindihan naman namin yung enjoy. Hindi, Pinoy accent yung sayo. Pinoy accent, oh, enjoy. Natawa na rin ako eh.
Si una si ano si JL tol. Yung unang tanong, ditalo na siya, di ba? Yung unang tanong sa interview after noon, tinatry mag-English ni JL sa ano? sa interview. Si tatay niya. Yung tatay niya, si coach, narinig mo sa background, mag-Tagalog ko na lang. Tapos nag-Tagalog na lang si JL, translate ulit ako ganyan. Tapos eto pa, tol, after nun tol, nagustuhan kami ng mga Chinese na nagpapatakbo ng laro nyo, yung mga promoters doon, yung mga nag-setup ng laban na yon. Dahil lang sa itsura namin. Mm. Oh, ganun lang na cool daw yung mga ano, basta ganun, nagustuhan ka lang. Pinasama nila kami sa after party ng mga boksingero. Doon sa ano yun, sa VIP na restaurant. Oh, sa restaurant na ganun, ang dami namin doon, andun lahat ng mga crew ng boksingero. Siyempre, bawat boksingero may crew, di ba? So, ang daming table talaga, andun lahat ng boksingero, party doon. Kain muna, tapos inuman yung ganun-ganun, tapos yun. Yung mga boss pumunta talaga yung sa atin. Yung mga boss pinuntahan yung table namin. Si oh, tapos kinuha yung mga inalam ko sino ako, ganyan-ganyan. Kinuha tiningnan yung Spotify ko, mga ganyan-ganyan. Doon lang nila nalaman ko yung na-rapper ka. Oh, doon lang nila nalaman. Noong una dahil lang cool itsura nyo. Oh. Sama kayo sa amin ganun lang, wala talagang idea kung sino kami. Oo, una nga hindi wala na tayong planong sumama, eh, di ba? Oo. Oh, oh. Ang naisip ko nga doon, ako si naisip ko pa rin si oh, kasi para sa akin talo na yung ano, uwi tayo. Ang lungkot ng feeling nung natalo si JL. Ang lungkot ng feeling. Pero tawag dito, ako niniisip ko nga, kung ako si JL, hindi na ako makiparty dito. Gusto mo sa hotel. Ang laki na sugat. Na dun, no? Masipin mo na, may ganun siya dito, parang siyang si Naruto dun. Tapos ang laki ng dugo dito. Kumakain siya. Di ba? Parang, syempre, pero kailangan makisama eh, di ba? So, inuman-inuman dun. Sipin mo sa UFC, may press con pa nga sila pagkatapos, di ba? Oo nga, no? Galing gulpi-gulpi ka na, no? Pwede bang humindi dun? Hindi, kasama yan sa kontrata. May before and after picture pa yun. So yun, tapos, ang sayang nga rin nila yun, no? Kasi yung mga grupo ng maraming babae, bilang pumunta sa table natin, naghayaan ng shot, yung big boss na babae yun, eh, no? Oo, parang ganun. Yung big boss na babae doon, nagpainom. So masaya rin sila pumarty doon? Masaya, gago, sagad sila pumarty doon. Welcome nila kami ng ano nila. Oh, grabe yung welcome nila sa amin, tol, grabe. Tapos, lalo na nung pinakilala na siya ni coach na famous rapper in the Philippines. Yun, lalong yung mga boss talaga, umano sa kanya. Mm, yung mga matitinding promoter. Maya, may sabi nga ni coach, sabi nga ni coach, diyan nagsisimula pa naman ang ano, ang relasyon ng mga promoter sa promoter. Magiging magkaibigan lang yan sila. Sila na magbibigay ng laban ng mga boksingero. Parang ganoon. Kasi hindi naman ako promoter, pero kung promoter ako, di ba? I guess mo. Malay nyo. Connect ko na ngayon agad to si promo. Na. Pasok na ako, di ba? Naalala mo ako, parang ganoon. Bigyan mo ako boksingero, bigyan mo ako laban. Ha? Supporter lang. Hindi, ano tawag sa'yo? Nari, Golden Boy Promotions. Ano ka? Yeah. Golden Koi Promotions. Hey! Yung mga promoter dito sa Pinas, natatakot na daw kay Koi. Pero anyway, wait. Tawag dito. Pero after nun, tol, sa tingin ko yun, ikakalakas ni JL talaga yun. After nun talaga. Lalo pag napanood niyo yung laban niya, feeling ko talaga yung bounce back ni JL dun, iba eh. Kasi ako nga gusto, hindi ako yung boxer, gusto ko na mag-bounce back agad eh. Mm. Parang isa pang laban din. Kagigil, no? O, parang ako, di ba nangigigil tayo? Sige, isa pang laban. Di ba? E, ano pa kung ikaw yung boxing hero mismo? Isipin Frank, sabi pa niya bago, sa aeroplano pa lang kami ha, wala pa kami sa China. Sa laban ni JL, kasi alam na namin sa ringside kami. Sa laban ni JL, wag na kayong sisigaw-sigaw doon na ano ha. Sa huwag na kayong mag-coach. Huwag na kayong mag-coach-coach ha. Hayaan nyo si coach sumigaw doon. Mm. Kayo, wag na may alam. Okay, okay. Pagdating doon, siya sigaw na sigaw. JL, lumating ko lang! JL! Hindi, parang kailangan na kasi. Yung fight night pa, no? Nakita ko rin si coach, eh. Nakita ko si coach sumilang-ilang din. Dalawa yung coach na sumisigaw kay JL. Kayo rin ba? Nagko-coach din kayo? Ah, wala. Stick to the script kayo? Utos ni Koy Del, di ba? Wala sisigaw. Nagbibidyo lang ako, nanginginig pa nga eh. Si Chan Del talaga hawak yung camera, nararamdaman ko, nanginginig talaga yun. Nanginginig to. Oh, hindi ko na mapigilan eh. Parang, Chan, atras lang. Gusto ko na siyang awatin. Yung nawawala ba? Yung nawawala. Lumachain ko lang. Gusto ko na siyang awatin, Frank. Kaso hawak ko yung phone na live eh. May live kasi na phone eh. Hindi ako nagsasalita. Ba't mo ako aawatin? Papaalala ko lang sa'yo. Sabi mo, huwag sumigaw ko eh. Ngayon, ikaw sigaw ng sigaw. Mali mo kasi ako yung gumana. Tapos naalala ko to yung boses niya. Kaya sumisigaw na ako, let's go! Naalala ko to yung let's go eh. Doon natalo, mate.
Eh, hindi mo mapipigilan. Palaban tropa eh. Gano'n palaban tropa eh. Imposible lang. Hindi ano eh. Baka di kanya narinig, Doy, no? Hindi, narinig niya kami, Tol. Kami ang Pinoy doon eh. Ako ang kailangan talaga nun ni JL eh. Naispatan ko nga yung Pinoy doon, Tol, di ba? Nung wala pang laban. Si Coach Jericho ba? Ah, si Coach Jericho. Kasi, bali limang Pinoy lang kami, Tol. Diba lang ba? Oh, alam mo talagang Pinoy yun, no? Yung forma, yung the way siya mag-jacket, yung kulay ng sapatos niya. Ano, pink na sapatos. Pink na sapatos, diba? Tapos ano, fit na brown pants. Diba, walang match mula taas hanggang pababa. Pero shoutout kay Coach Jericho TV, kuya. Dahil doon, naka-live tayo na. Dahil doon, yun, napanood yung live, diba? Ang extremes din ng Pinoy sa ibang bansa, you know, either sobrang galing niya pumorma na Pinoy. Or sobrang hindi. Or sobrang hindi. Walang rin na. Walang gitna. Oh, break na. Oh, break na tayo, break. Balik natin agad ah. And we're back. Round 3. Kasabay niyo pa ba si JL umuwi? Hindi na. Nauna sila, Tol. Malungkot ba siya nung... nakita niyo ba? Hindi naman, hindi naman. In-enjoy niya rin yun, after party, in-enjoy niya rin. Yung sabi nga sa'yo, di ba, Koy, mukha, gumagalaw ba ako? Naninigas ba ako? Di ba, siya yung nagtanong sa'yo? Tinanong ni Jel sa akin, naninigas ba ako? Oo. Parang sabi ko, basta parang hindi mo laro yun. Pero ako, sa nakikita ko talaga, iba yung laro niya. Mag-ingat sila sa bounce back ni JL. Ganun ko talaga nakikita. Imposible hindi lumipit si JL doon. Talaga. Mo, mag-ingat sila doon. MGM tayo dadalhin nun, kuy. Oo, dadalhin tayo sa MGM nun ni JL. Laurente. Turuan ko siya headbook. Laurente. Masaya yung masaya yung experience niya. Kumbaga, experience sa amin, solid. At kay JL din. Kasi una, international na laban. In-check yung kalaban niya. At title fight pa. Main event pa siya. Main event. Solid talaga. Tapos kasama niya pa tayo, di ba? Comedy din yung ano eh. Tul, maiba mo nga talaga ang Pinoy dun sa locker room eh. Kami lang yung nagtotalk shit doon. lahat seryoso. Lahat ng mga boksingero doon, seryoso. Nag-handrap sila doon, nag-meet sila. Si Coach din, COVID din. Oh, si Coach, JL, nagtotalk shit din. Wala, mukhang ano to. Si JL, may mga nagpapapicture na in-check. Punta doon sa locker room, papapicture kay JL. Si Coach, sasabihin niyo. Sige, magpapicture na dyan. Bubugbugin niya yung kababayan niyo mamaya. Alam mo, Pinoy, kami lang maingay doon. No? Tawa ng tawa. Kami lang yung galaw ng galaw doon. Yun pinagkaiba ng Pinoy doon. Mas comedy. Isip ko agad yung talk shit ng kumparin lakiga ko eh. Bakit? Isip ko agad. Babe yan doon, babe. May nakilala pa tayong ibang lahi ko eh, di ba? Yung mga nag... Ano yun? Yung nasayaw-sayaw sila. New Zealand. New Zealand. Haka, yung nag-haka dance. Mga kiwi. Kiwi? Ano ba yun? Di ba kiwi yung tawag? Kiwi ba tawag? Kata. Hawaii. New Zealand. Pag New Zealand, ganun. Yata. Tapos... Ayun, sunod na. After nun, dapat yayain pa namin si JL. Pumunta nun sa lugar namin. Hindi, yun yung plano pag nanalo. Oo. Kung nanalo na sugat. Laki na ng sugat dito. Una ko yayain ko si Coach KTV tayo pagtapos. Kung ano lang ang KTV business nila dun? Ang dami KTV dun. KTV. Tsaka spa ko yun. Spa KTV. Yung KTV nila dun, may mga babae, tama ba? O dito rin ba? Ganun ba? Oh, ganun din naman dito. Kapag KTV may babae rin. Makulit lang dun, no, yung mga underground nila na mag-i-invite sa'yo ng babae. Kanyari, calling card, ganyan, di ba? Nakamotor sa highway, kalsada. Biglang i-itchan niya lang sa kalsada lahat, oh. Oo, tapos makikita mo na yun. Oh, picture ng babae, ganun. Ang kulit, gagi. Kailangan makarating dun, Frank. Oo, gusto ko nga pumunta dun. Chongqing. Ha? Malapit lang naman. Di maganda doon pag November talaga. So, alam mo, Tol, ano meron pag November? Nagtataka ako, Tol. Winter. Lamig na lamig silang dalawa. Ba't hindi ba masyado? Eh ako para sa akin, Tol, parang first time lang nangyari na ikaw yung nilalamig tapos ako hindi, di ba? Nakalig-warmer ka nga kasi, kuy. Yun ba yun? Tingin mo? O malaking effect yun. Okay, fine. Lamig na lamig silang so, ikaw wala kayong leg warmer? Kahit nga hoodie, wala eh. Naka-short nga to. Well, lumabas kami umaga, Frank, naka-short siya. Pinagtitinginan siya ng tao na naka-short siya. Kasi nagdala nga ng jersey. Nagdala ng jersey. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Laro ka, pre. Hindi bulls yan. Nasaot ka pa rin, pre. Nasaot ka pa rin. Okay, questions tayo. D2P. Yan. Questions tayo, Jel. Ay, nagaanap pa. Pangatlo na ba ito? Frank, meron doon. Nasa MRT kami, oh. Nagsalabas siya ng cellphone. Ayun, maganda dito sa China. Oh, okay.
Sinan niya sa'yo. Ano mo ikwento yun? Wala kang endpass, pre. Private, atin lang yan. Okay, question na tayo. Tanong ni Tofu, saan ba to, Koy? Sa Telegram group mo? Yes, Telegram group ko to. So, pumasok kayo doon para pwede kayo magtanong. Download Koy, mo na Telegram. Paano kung hindi supportive ang girl mo sa empire mo? What the fuck? Ito yung unang nandito eh. siguro para sa lahat, Hindi lang kayo. Kung ayaw gawin nung babae, merong babaeng handang gagawa para doon. Oh, handang gumawa noon para sa iyo. So, yes. Yeah. Ganun mo lang isipin 'yun. Ano question gagawin niya? Next. Masyadong basic eh, no? Next. Ito, Frank. Paano mo i-filter ang good hire sa bad hire? Competent? Competent base ba or vibes base? Kasi may masarap kasama pero let's magtrabaho and vice versa. Dapat pareho para sa akin. Maganda yung attitude niya tsaka magaling siya sa work. Kung magaling siya sa work, pangit attitude niya, tanggal. Kung maayos attitude niya pero sablay naman siya sa work, tanggal din. Ang dami-daming tao naman sa mundo. Minsan lang hindi lang talaga sila ready pa para makapagtrabaho kayo together. So hanap ko lang ulit ng iba. Ganun ko lang siya tignan. Yeah. Next. Okay na. Tanong yun ni Ezekiel. Ito, tanong naman to ni Cold Tom. Lamig mo, Tom? Yeah. As a rapper, Koy, mas recommend mo ba na 27 years old muna bago maglabas ng music para mas maraming masabi or experience? Or mag-start na lang agad na maglabas ng music kahit hindi pa masyado full ang experience mo? Tanong natin si Ives kasi siya yung rapper. Okay. Yan. Kay Ives pala to. Enthusiast yan eh. Rapper. JJ. JJ, tanong natin sa kanya na. Isa-isa. May mga hip-hop dito. Parang hip-dash-hop. Lahat naman dito, nag-rap ko ya. Ha? Hindi. Yan sila. Ano yan eh? Hip-hop yan sila eh. Hip-hop. Hip-hop my dash. Oh, hip-hop. Hindi pwedeng minsan, baka din nyo alam. Sige, Ives. Sige daw, Ives. Saan pupunta kayo ka? Ano? Pakuha mo na lang. Pre, sabay mo ako, pre. Sa akin, basta ano lang. Tamay ka patuloy eh. So, ano tanong? Hintayin pa bang 27 years old para maraming magkwento sa rap? O simulan na niya? Simulan na niya kahit bata, kahit wala siyang experience. Simulan na niya kahit bata pa. Kasi ano eh, basta maging natural na lang ba? Hindi naman nagmamatter yun kahit kwento mo lang eh. May makaka-relate at makaka-relate din eh. Minsan nga ito, naiisip ko rin yan kasi katulad ng mga ibang rapper, bata sila nagsimula. Pagtanda nila, hindi ba magsisisi dahil iba yung paniniwala nila ng bata sila? Parte na yun eh, para sa akin. Oh. Parte na yun, hindi talagang mas bobo ka naman nun kaysa ano eh. Lahat naman eh. Para nga sa akin, mas astig yung nasimulan mo nun eh. Pag nakasimula ka na maaga. Kasi parang nakuwento mo na agad eh. Okay. Kaya nga para sa akin, maging natural lang sila. Mas hindi sila magkakamali dun. Pati pag may bagong artist sa akin ngayon, sinasabi ko yung tool, huwag kang ma-pressure, natural lang. Parang tayo nun. Oh. Parang kung paano mo nga ako tinuruan nung yung wave ko din na galing akong La Union, tapos nung tayo na yung magkatrabaho sa studio. Oh. Na parang, ay, wala nang topic, puta. Salang na kung ano na. Parang paano nga pag ano, yung wala pa siyang experience eh. Parang imposible yun, mate. Imposible yun. Kahit kasi ilang taong ka ba nagsimula mag-rap? Nag-start ako ata, 19 na ata, 20. 19? Oo. Yung mga sinasabi mo nun, nangyari na ba sa'yo? Actually, yung mga sinasabi ko nun, hindi ko ma-explain yung mga na-experience ko, pero ang point of view ko na lang is parang kung ano yung gusto kong mangyari. Mangyari. Yeah. Okay. O kasi kung wala kang makwentong experience, pwede mo naman ikwento kung ano yung gusto mong ma-experience. Yeah. Di ba? So kung ano naman talaga ng utak mo. Hindi naman kailangan reality na nangyari. Art form naman ng music eh, di ba? So pwedeng magsabi ka ng mga gusto mong ma-experience. Diba? Natigets ko nga si YB dun eh. Kasi yung mga unang rap ko din, puro pangarap eh. Hindi naman talaga, hindi pa na nangyayari sa akin yun eh, pangarap. At doon nga nakaka-relate yung audience. Yeah, kasi nangangarap din sila. Pansinin mo, di ba yung mga nasa tuktok na rappers, madalas sasabihin ng mga
dati nilang fans na hindi na ako makarelate sa'yo. Yeah. Yep. Diba? Oh, totoo, nagigets ko yun. Yep. Kasi siyempre, pangat ng pangat yung rapper. Mm-hmm. Pangat siya ng pangat. Mm-hmm. Most likely, yung topic niya, hindi na kayo relatable. Pangat din ng pangat. Yung minsan, fan, di yung naman naangat yung fan. Yeah. Oh, or bagong fan lang siya. Oh, yeah. Or bagong fan lang or siya. Or bagong fan lang siya. Diba, alam mo, napakinggan niya na yung unang mixtape ni rapper nito, nag-aspiring pa siya, oh, nakarelate. Mm. Tapos pinakinggan niya yung recent mixtape, eh, made it na yung rapper. Yeah. Iba na. Hindi na siya makarelate ngayon. Diba? Parang si Jay-Z, diba? Ang hirap ma-enjoy yung music ni Jay-Z kung hindi ka talaga may pera. Yeah. Parang pag pinakinggan mo, hindi siya nagme-make sense sa'yo. Eh. Kaya nga hindi masyadong malakas yung music ni Jay-Z sa mga hoods dito. Eh. Totoo. Yeah. Pero pag Tupac, na... Oh, simple lang eh. Tag life yung ano, relatable siya. Eh. Yeah. Yeah. Hindi naman nakagawa na si Tupac ng masyadong maraming kanta nung successful na siya. Eh. Wala na eh. Di ba? Hindi nga niya na-reach yung pinaka-peak niya eh, no? Oo, oh, tingin ko rin eh. Tingin ko rin Tupac na. Nag-uumpisa pa lang siya eh. Nag-uumpisa pa lang siya. Isipin mo, nag-exist siya ng may social media. Fuck. O nga, no? Paano kaya mag-post si Tupac ng TikTok niya? TikTok niya, ano? Or so, fuck you, bitch. Sine-click you, click. Pero tingin ko, advice ko dun sa nagtanong, kumbaga, agahan niya na magkamali, tsaka agahan niya na rin ma-discover lahat. Kasi kung 27 niya pa gagawin, edi... O nga, hanapin niya na yung style niya, no? Ganun. Hanapin niya yung style. Mali mo, di ka pala talaga magaling mag-rap. O di, at least nalaman mo na agad. Parang ayaw mo talaga. Mga change course ka na. Huwag ka lang magsasabi ng ano, nasa kondo at tapos walang kisa mo yung bahay mo. Hindi, kung gusto mo ngayon ang mangyari eh. Joke lang. Maraming makaka-relate dun eh. Oo, maraming makaka-relate. Kasi ano nga yun eh. Ganun naman ang rap talaga tula, di ba? Na magsasabi ka ng mga ano na mga ini-imagine mong gusto mong mangyari. Tas, right. Dahil yung struggles mo ngayon. Dahil sinabi mo 'yon, may chance na mangyari tol dahil sinabi mo 'yung pag lumabas sa bibig mo 'yung alam mo 'yon, 'di ba? Masyadong pang-atin yung mga legend na rappers talaga, parang sinasabi nila na speak into existence. Ganun, so parang doon mapapractice mo siya, yeah. Alam mo 'yon. Tsaka masusukat mo 'yung sarili mo kung mangyayari talaga 'yun eh. Ako nga para sa akin tol, nasabi ko na eh. Kailangan, hindi ko pahiyain yung mga tao, sarili ko at yung mga tao sa balik. Nasabi ko na eh. Di ba? Parang yun, dati ko pa namang sinabi na, ano yun, pupuntang ibang bansa. Yeah. Hindi, bakasyon lang, hindi trabaho, darating din tayo dyan. Yung ganong lyrics ko, di ba? Punta ibang bansa, di ba? Mm. Noong mga panahon na yun, hindi ko pa namang ganong na-experience talaga yun, pero sinabi ko na eh. Kumbaga, kailangan ko ng panindigan to. Diba? Ayun, lugar na gusto puntahan. Basta mga ganun shit. Kumbaga, minsan maganda rin sabihin mo na, para tang ino mo, panindigan mo na. Kung sinabi mong astig ka, panindigan mo yung ganyan mo, di ba? O kaya bakit ba natatakot sila magsimula? Usually, kasi natatakot silang hindi nila magawa yung sinabi nila. Ganun ba yun sa tingin mo? Tingin ko. Natatakot mag-fail. O natatakot sila mag-fail, eh hindi nila maintindihan na kailangan marami. O, kailangan mo mag-fail. Feeling ko kaya sila ganun na kukumpira na nila yung resulta na nakita nila. Sa iba? Oo. Yun pa. Tsaka ito nga, natatakot sila magkamali sa umpisa. Tignan mo naman, ilan ba yung nakikinig sa'yo? Ilan ba yung nagbibigay ng attention sa'yo? Kung magkamali ka man, tatlo lang naman yung followers mo. Yeah. Tsaka baka kinukumpara nila dun. Yeah. Hindi nila nakita yung fail nung tao na pinagkukumparahan nila. Hmm. Yeah, yung malalaking tao nga na made it na, nagkakamali pa rin eh. Si Elon Musk nga, nagiging broke pa rin. Imagine, Elon Musk na yun ah. Hindi namin nakita sa China si Elon Ma. Hindi namin nakita sa China. Si Elon Ma. Elon Ma. Takot sila magsimula eh. No? Elon Ma. May napanood ako, sabi nga niya, tol, mag-zoom out ka daw eh. Pag may iniisip ka, halimbawa na parang big deal sa'yo. Halimbawa yan, big deal na magsimula siya ng rap career, di ba? Mag-zoom out ka. Yeah. Parang, tignan mo kung gaano ka lang kaliit talaga. Kaliit sa mundong yan, no? O, yung pinoproblema mo, eh, after 100 years, wala ka na. Oh. Patay ka na. Lahat ng kakilala mo, patay na rin. Wala na. Pakilam talaga. Wala na, di ba? So, yung hindi mo na siya dapat pinag-iisip. Pero yun nga, yung tingin ko, ang una, ang nakaka-block dun minsan, yung pang-asar ng mga tropa mo, di ba? Plus, magsasabi kayo, ito na yung gagawin mong karir. Siyempre, yung magulang mo. Hip-hop na yan. O, di ba? Parang gano'n. Yan yung mga nakaka-block din. Hindi na nga nakaka-block. No, yun yung pinaka-testing din eh. Kasi isa yun. Isa parang yun sa mga malaki yung resulta nito. Ito yung ano yan. Kailangan mo pagbayaran dyan. So kung kaya mo yan, tangin mas malaki yung kapalit. Parang gano'n. Yeah. Tapos ano pa minsan, grabe pa ang rap game sa, kuyari, banuwa ang rapper. Like, grabe rin ang mga ibang rapper na parang, wow, banuwa ka, di ba? Parang gano'n. Kaya kailangan sumubay ka rin gano'n. Kaya doon sila siguro natatakot. Ewan ko lang. Pero tingin ko kung na-acknowledge sila yung proseso, hindi sila matatakot. Ayun nga, hindi nakikita kasi yun. Hindi nila nakikita yung proseso. Tsaka pag nananalo ka,
Parang kailangan manalo kay. Pag nanalo ka, doon mo mararamdaman na ah, kaya kong gawin 'to. Ah, sisimulan ko na lahat ng kung ano mang kailangan kong gawin. Kailangan mo mag-fail. Hindi mo maano yung win pag walang fail. Well, 'yun. Para nga sa akin yung sinasabi niyo parang masyadong para sa atin. Understand. Kasi gaya nun, parang pangarap ganun. Sa totoo lang pag galing talaga doon sa nagtatanong, kahit in love siya ngayon, pwede naman yung ikwento 'yun eh kung wala siyang makwento. Kahit in love siya, tol. Yun ang kwento ng rap niya. Oo, oh, kunyari, in love siya ngayon. Di mag-lovesong ka. Mm-hmm. Ang pinaka ititip ko lang din dyan, maano mo siya, ma-monetize mo ba? Ma-monetize yun na lang talaga, kahit ano pa yan, kahit putang ina. Meron nga nag-rap ngayon, di mo na maintindihan eh. Mm-hmm. Comedy na. Si Cash G. Tol, kahit ano. Kahit ano yung... Yung POV nung nagtanong, parang... Kung ang perspective mo kasi mag-fame... May isip mo talaga na gawin ko ngayon o next time? Oh, baka gusto mo lang sumika. Sa fame, yeah. Gagawin mo na lang. Yeah. Titignan ko to pag matanda na ako, marami ako. Ganun pala yung nasabi ko dati. Pag ganun yung point of view mo, gagawin mo na siya ngayon eh. Baka gusto niya sumika. Sa sinasabi din ni YB, kagaya dun nga kanina, dun ko nga din masasabi na simulan na niya na maaga kasi yun talaga yung progress din ng music at pagkatao eh. Pag nakita mo na, parang tanga nun, no? Kahit ako din eh, mapanood ko yung dati kong video, laugh trip yung sarili ko. Yun may lamsong pa ako, pero di ba? Ikaw ba, kaya mong tumapos ng dati mong mga video? Natatawa na lang ako. Pero kaya mong tapusin? Kaya pa rin. Oh. Pero yung may mga iba, lalo yung pinakauna, hindi na. Hindi mo kaya tapusin din. Oo, lalo yung mga... Okay, so ganun din pala, normal lang din pala. Kasi ako rin parang, minsan kuyari nakikita ko sa cringe news, sa TikTok. Yeah. Gaganon ako na dating-dati ko ng video. Ginaganon ko agad eh. Yeah. Ayoko na makita itong dating ako. Parang ganun. Ako galing din ako sa ganun. Parang ayoko pa yung ganyan mga dati ko nagawa. Pero yung parang, tingin ko parang nag-step up na yung mindset ko ba. Parang, ang galing mo pala. Nahihiya lang ako dati kasi parang wala pa nga something eh. Gets. Ngayon parang pero kasi, yung value ko. Parang, lapit mo sa sinimulan mo. Malapit lang. Oo. Oh. Nag-guess mo yung pinagyagalingan ko na parang pag tinignan ko yung dati ko, like parang kaya rin, pag nakita mo yung forma mo natin nung elementary ka, makikringe ka eh, di ba? Yeah. Oh. Hindi, parang ganun din yung nangyari sa akin. Parang ayoko siya dati nga panoorin. Tapos umabot sa punto na parang okay, nangyari yan eh. So, tinanggap mo na lang. Acknowledge ko siya na galing pa rin. Kaya ka nandito kasi nangyari yan eh. Yeah. Ang pinaka-best talaga din, pinaka-best start, nako ka na lang dahil talaga. Yun lang naman eh, hindi mo naman malalaman kung anong ano eh. Kasi hindi ako nagmukhang tanga nung dati, di ba? Oh, hindi ko mararating itong mga ganun. Basta ka mag-rap. Basta ka mag-rap. Basta siya mag-rap. Basta ka mag-rap, gawin mo lang. Pero maganda nga yun, sa tingin mo mukhang tanga yung dati mo kasi meaning nag-progress kay. Yes, sir. Kung 10 years after, believe na believe ka pa rin dun sa sarili mo noon. Walang progress. Walang progress, di ba? Wala. Galing na galing ka pa rin eh, no? Isang dekada na di ka pa nag-upgrade. So dapat talaga yun, makringe ka dun sa past mo. Ganun Okay, tama yun. Yes. Fuck. Paano yung nagtitip ka nun sa mga hustlers, Ives? Ha? Naalala mo pa yung video na yun? Ano mo na yun? Oh, kaya mo tapusin yung video yun? Na? Yung lasing ka, may video kong lasing, tapos inaasar kita doon. Takino mo, Ives, tinan mo yung video nilabas mo, lasing ko. Kaya mo tapusin yun? Natatawa na lang ako. Kaya mo bang tapusin? Kaya ko pa rin. Oh, shit, talaga. Ako, di ko kaya. Tapos natatawa ko na. May video siyang ganun tol eh. Young and dumb. Lasing siya to, lasing. Puta, nag-video, nag-release, parang ganun. Siyempre, di ba? Minsan nga, di ba, pag may gagawin ka pag lasing ka, kinabukasan pag sisisihan mo, di ba? Siya na-upload niya na lahat-lahat. Oh, shit. Nagsasalita siya, parang kung ano-ano sinasabi niya doon sa video. Basta ano, sa taas ka pa doon eh. So, parang rooftop, parang gano'n. Sa amin ata yun eh. Oh, grabe kong pagalitan si Ives. Cue ba yan, cue ba? Ives, di naman, pinagsabi mo dito. Takina, galit na galit talaga ako. Nung takina mo, kung tanga po, takina yan. Ay! Cue ba? Rockstar Daisy. Hindi mo pa dinilit yun. Hindi. Meron ka na bang dinilit na video mo? Na ayaw mo? Yung ayaw ko. Ah, so nag-delete ka din? Hindi. Ano? Private. Okay nga, so consider na delete. Lang. Ah, so nagagano'n ka rin. Ikaw, nag-delete ka rin ba? May mga nag-ganon ka ng video mo? Delete pero may mga... Ano, Mike? Ano? May mga na-delete na rin ako eh. Oh. Dahil ayaw mo? Parang ganun, no? Ah. Or siguro may mali ako nasabi doon na hindi dapat nila marinig. Oh, mali yung preach show, ganyan. Sa tingin ko walang masama doon, tol. Sa tingin ko okay lang yun. Oh, ako tingin ko okay lang. Pero alam mo, feeling ko na pressure tayo ngayon ng society na kailangan perfect lahat dahil sa social media. Tignan mo yung mga bata sa social media, sa IG, zero posts. Yeah. Oo nga, no? Kasi gusto nila kung mag-post man sila, perfect dapat yung feed. Yeah. Dapat super good life. Pansinin nyo, di ba?
So ngayon, yung mga tao, napipressure na, kailangan perfect yung Facebook post ko. Kailangan perfect yung IG post ko. Dapat good life talaga. Kaya nabra-branding well, na kasi siguro, ngayon. Kung iisipin mo, nabigyan ka rin ng power na pwede mong pagmukha imperfect eh. Alam mong hindi mo i-grab. I guess. Yeah. Alam mong hindi mo i-grab, di ba? Pwede ko i-delete. Di ka tulad dati nung nag-umpisa yung Facebook, di ba? Mag-upload ka 62 photos, one album. Tapos yung isang event lang, tapos walang in-edit doon, walang na-trap doon na kung ano. Di ba? Lahat nung mali, yung blurred, nandun lahat. Wala naman tayong pakinun, di ba? 62 pictures isang gabi. Oy, ma'am, 84 pictures. Boom. Diba? Ngayon, oh, di ba? So ano ba? Okay, so ano ba? Ngayon mas curated i-delete na. I-delete o hindi? Itabi lang. Sige nga, oh, i-delete ba o hindi? Depende sa target audience. Anong debate? Oh, so i-delete. Kaya try mo maging perfect pa rin. Ano yung pinaka-question ko? Di ba? Ha? Ano yung pinaka-question? Kumbaga, i-delete mo ba yung mga dating hindi mo gusto? Kunyari, picture man, video, gano'n. Para sa akin, kung mali na siya ngayon. Or para kasing minsan sa side na sinasabi ni Frank, normal lang naman may mali. Ba't mo i-delete? Ba, di ba? Parang gano'n. So ano ba? To delete or not to delete? Pero tingin ko nung nakabase yun sa sarili mo eh, kung sa paningin mo na parang mali yan, kahit wala, baga parang wala ka nang pakialam sa kanila ba? Kung tingin mo sa paningin mo mali na yung mali yan, yung nagawa ko dati, yung napost ko dati, yung mga video na yan, dun na nag-aaroon parang gusto ko i-private yan o i-delete. Yeah. Ganun parang, dun na sila tingin. Pero wala kang tingin ko kung makaka-apekto yung ginawa ko na mali sa mga taong makakakita. Kasi yun yung turo ng Diyos eh. Huwag mo nang sabihin sa mga tao yung mali mo. Okay. Oh, so may mali ako na para sa akin sa ngayon na dati mali pala, mali yung sinabi ko. Yun tinatanggal ko. Okay, so agree tayo na iti-take mo yung opportunity na itatry mo i-perfect. Kasi may chance eh. May choice tayo eh na pwede. So pwede mo i-delete eh. Tama? Agree tayo? Tama ba? Oo. Kasi dinlit mo nga yung uminom ka ng coconut eh. Yung one na nahalo sa crypto, sabi mo. Pero, bago niya madilit tol, magkatabi, nasa isang parang hotel kami noon, tapos ito yung kama niya, ito yung kama ko, di ba? Sabi ko, Frank, ano itong picture mo dito? Ganyan-ganyan. Sabi niya, delete ko na nga. Tapos papunta na siya doon, padelete. In-screenshot ko agad, sabi, delete niya. Punta na. Na-delete niya, pero nasa akin yung ebidensya. Pero marapat ano, dapat naman i-delete. Ibang perspective pa rin siguro. Depende pa rin sa tao eh. Ako nga may picture sa basuran, pinadelete it. Oo nga. Pero may manakakahinga talagang picture, siyempre. Pero maganda, itabi na lang siguro pag yung nasa magandang stage ka na ng buhay mo. Tapos ilabas mo, dito ako nang galing. Kung wala namang mali ah. Yes. Wala namang mali doon sa umiinom ka ng coconut juice ah. Wala namang mali doon ah. Walang mali. Di ba wala namang mali doon, di ba? Ba't pinadelete? Ba't ko pinadelete? Hindi sa mali. Hindi, babalik ko na. Tignan nyo ha, babalik. Yung profile picture mo nga. Eh, kaya nag-alik si Koy noon. Kaya nag-alik si Koy noon, Frank. Di mo kasi siya binigyan. Babalik ko yan. Mukhang ano sabi ko, mukhang nanalo sa crypto. Mukhang nanalo lang sa crypto. Yung good life man lang nanggaling sa crypto. Sa usapan nyo kung proper siya sa page. Ano? Sa page. Proper sa page. Oh, kasi, kunyari, kung proper, kung ano yung branding, kung anong klaseng page yun. Kasi meron na din ngayong mga account na dump eh. Okay. Yung mga, nakikita mo ba yung mga dump? Ano? Yung dump tol, yun yung sinasabi niya. Yung kahit 60 plus na photos yan. Oo. Dump pero, photos. Pero curated yun. Pa rin nga yung dump photos nila. Oh, medyo curated pa rin nga. Oh. Real talk lang. Pero para ma-perfect nga yung account nila, doon na lang sila nag-upload. Minsan art na nga yung dati yung kuha natin sa mga Digicam na yung... Out of focus. Oh, out of focus. Oh. Or yung mga ilaw. Nagagano'n. Blur. Oh. Art na yun. Minsan art. Oh, yung mga mali dati, art nga yun. Oh, yun. No? Yun yung sinasabi ko. Kaya ngayon, depende siya sa ano. Kasi nagigets ko din yung sinabi mo, ba't ka nagpapadelete? Counted ako dun sa mga tropa. Mm-hmm. Diba? Ang dami ko rin dinelete. Oh. So, depende talaga. Depende sa branding, anong klaseng page yun. Kasi ganun ko din, kung ina-analyze ko yung tanong mo, parang kung proper siya sa business o hindi. Buti nga, may nagpapadelete din talaga sa atin. Eh. Gulat tayo na, oh, delete man. Oh, gulat din alam. Kasi kung wala, bilib na bilib ka sa sarili mo eh. Tapos biglang hindi mo alam, pag nag-comment yung tropa mo, may point siya. Oh, si Budoy nga, bilib na bilib sa picture niya, katabi niya yung basurahan eh. Bakit gents, kumbaga sa dami ng pwesto, di ba? Gago, pinaglalaban niya, ba't di-delete ko eh? Pinaglalaban pa niya, ba't di-delete? Hindi mo mag-gets daw tayo lahat na pakamot sa ulo. Ang ganda-ganda ng picture na yun eh. Sabi, ganda daw ng pagkakakuha. Impasoran, di mo nakikita. Taka na, panag-send nga sa akin si Koy ng Instagram ko. Screenshot ang Instagram ko, puro bilog eh. Wag yan! Wag yan! Wag yan!
Kasi nag-post ng ano, kala mo nagpa-picture dyan sa, yung sa mga studio ng SM, yung gano'n na. Great image. Yung great image, may gano'n siyang post sa Instagram. Ano yan, ihis na ina. Pinadilig ko nga. Wala kasi yung tropa nyo. Eh, pero ba't mo naman pinag parang unang panahon eh, bagong negosyo ni Kuya Ricky yun eh. Kaya nga, gets ko, gets ko. Mahirap pag public figure ka na eh, kasi kailangan controlled yung branding mo tsaka, di ba, minsan mo off-brand ka. Figure lang to si AC. So pag hindi ka public figure, pwedeng kung ano-ano lang eh, no? Oh, okay lang, no? Kung hindi ka public figure. Okay nga lang yun eh. Hindi pa rin eh, no? Ba't ka magkakalat sa internet? Reflection mo yun to. Figure lang daw to si reflection mo na yung internet eh. So kung makakalat ka dun, malamang makakalat ka sa totoong buhay. O, di huwag ka magkalat sa internet. Malamang hindi ka rin masyado makakalat sa totoong buhay. Pero tumatawa ka rin sa mga memes ko eh. Pinipigil ako. Pinipigilan niya. Minsan ina-anha ako. Ina-anha ako na pagkila sa ano. Eto nga si Aisin, no, kung mag-send ng mga memes sa GC, parang galing pa Facebook lahat ng memes niya. Parang isin mo, gano'n ka ba katagal mag-Facebook? Di ba, ano, gano'n ka? Tol, yung mga memes ko galing Instagram, ah. Yung sa kanya, Facebook na Facebook, eh, no? Like, pero si Koy mahilig mag-send. Yung ang haba ng video, magtatawa. 30 seconds pa, panoorin ko ba talaga to? Tapos yung punchline, lagi sa huli pop. Oo, yung kainan nito, hindi ko talaga kukunin mo yung oras ko. Matalino kasi yung memes niya, tol. Ang haba ng memes niya. Tagal bago umagets, tangin ang video, 3 minutes. Tangin ang yan. Pero ang galing, alam niyo ba? Siyempre, mat tayo. Mat. Sa algorithm, ang pinakamataas na mapupush ng algorithm yung mga posts na sinishare. Posts na sinishare. Na yung sinisend sa mga GC, gano'n? Yes. Hindi yung nilalike, hindi yung kinokomentan. So isend natin sa isa't isa yung mga kung ano mang mga posts natin. Gawa tayo na isang GC na para isisend lang yung gano'n. Kahit di na natin tingnan, basta masend lang. Kaya naglabas ka ng bagong merch. Naglabas akong kata. Send natin dun sa GC. Boom, boom. Damihan natin yung GC na yun. 300 na GC. Break tayo, break tayo, break, break. And we're back. Last round na po. Round 4. Yes. Question. Okay, next question. Let's go, mate. Okay, wait lang, wait lang, wait lang. Good day. Tanong to ni Gab Oliveros. Kung pagbibigyan kayo ng pagkakataon mabuhay ulit ni G.O.D. sa next life nyo, dalawa lang ang option nyo. Number one, maging weak na guy na merong 9-to-5 na work at merong babae na loyal sa'yo. Pero hindi ka na pwede mag-level up pa hanggang dun ka na lang. At pangalawa, or mayaman ka lang pero wala kang power na kumausap sa babae na tipong wala talagang babae. Ano ang gusto nyo dun? Good question. Oh, simulan natin sa ano, Ermitaño. Ibs. Mike. Bakit muna ako Ermitaño? Eh, minsan yung mga picture mo parang gano'n yung vibes. Oo nga. Ano, son? Minsan nisisend ko sa'yo. Parang Ermitaño yung nasa city. City Ermitaño naman yun, tol. At least hindi mountain. Parang homeless yun, kuya. Oo nga, no? Ermitaño sa city. Homeless. Ano sagot mo, vibes? Parang ano yung una. Ah, pero may loyal na babae. May loyal ka na babae. At may work ka. Well, una, iklaro ko lang yun ah. Hindi porque may 9 to 5 ay weak. Yes. Right? Sige, ibayin na lang natin. Average. May 9 to 5 na 500,000 ang sahod, oh. Average na lalaki. Maging normal na guy. Oh, ganoon na lang. Average. Na may 9 to 5 na work tapos merong loyal na babaeng isa. Ba't niyo binago yung tanong niya? Hindi ba kasi eh, ganun ang dating eh, week pag may 9 to 5, hindi naman ganun. Okay, so yung one sa'yo? Oo, oh, kasi sa ano, mayaman, wala kang babae. Hirap okay nun, tol. Alright. How about you, Mr.? Hirap yun, wala kang babae. Ni Isa, mate. Ako, una na lang din ako. Ha? Yung may 9 to 5. Ang reason? Eh, madami naman akong babae nun, hindi sila magpapayaman. Hindi, isang alang eh. Isa lang. May isa ka lang loyal okay, na babae. Tsaka hindi ka na mag mo eh. Ka na nga mag- at wala nang upgrade, wala nang upgrade. Doy, Doy, makinig ka. Okay, na-gets ko na. Gets mo ba? Na-gets ko na. Okay lang, may isa akong loyal na babae para yung isang loyal na babae na lang yung magpapayaman sa akin. Hindi ka na nga mag-upgrade. Hindi ka na mag-upgrade. Okay, basta number one ako. Number one lupa. Di ba, mate? Kaysa mayaman, wala ang babae ni Isa. Fuck that, puta. Anong sagot ni D2P? Ano sa'yo, G? Pero takay na.
pwede yung mayaman. Pero Ibs, walang loyal na babae, ah. Saan? Meron! Hindi, yung two. Ay, two, oh. Wala. Pwedeng may babae ka, pero walang loyal. Hindi, wala. Ni isa. Yung isa lang. Yung isa, zero. Tol, mayaman ka lang. Parang gagi. Mayaman ka, pero wala kang lakas. Wala kang power sa babae. Wala kang game sa babae. Yun lang naman, eh. As in, wala ka talagang pussy. Yun na lang. Oh, wala kang babae. Meron, pwede kang bumili. Meron, dahil mayaman kayo. Wala kang sinasabi. Oo, wala naman. Hindi sinabi ko. Okay, sige, lagay natin hindi, sa pwedeng bumili. Pwede ka bumili. Lagay natin sa pwedeng bumili. Oh, kasi hindi naman counting yun. Mayaman ako. Mayaman ako, eh. Iba yung deal nyo kanina, eh. Mayaman lang ako. Alam ko. Pero kasi okay din yung mayaman, eh. Yung may 9 to 5, hindi... So, number 2 na doy. Teka lang, kasi ang pangit lang nung pagbibili, yung isang choice lang, yung loyal ng babae, yung mayaman. Yun. Pero nga, maganda rin na, sige, wag na lang ako mang babae, pero kaya ko naman mag-igot ng buong mundo. Eh, di yun na lang ang pipiliin ko. 2 ka na lang, mayaman. Tamo, nagbago sila ng mga sagot. Wala na, nabago na yung ano. Sa 2. Ikaw, ano? Ikaw, Ace. Wala na, explain 2. Sa 1. Okay. 1. Bakit 1? Una-una, wag niyong i-ano, tol. Wag niyong i-glorify yung week noon, may 9 to 5 porkit may trabaho. Sinabi ko na nga yun, eh. Hindi, sinasabi ko lang rin sana. Ulit? Disclaimer lang rin. Okay, glorify na. Kailangan pag-hustler, hindi 9 to 5 or walang 9 to 5. Tangina nyo, basta pag-pera lahat, okay na yun. Okay, so 1 or 2? So yung 1. Ang bilis sila, so 1. Okay, so 1 sa kanya. Ikaw, Dong. Doon ako sa 2. 2. Okay. Ikaw, Kika. 2 joints. Wait, bakit? Pwede marinig yung side mo. Gusto ko mayaman yun. Bakit din, Dong? Bakit? Sabihin nyo kayong dalawa, bakit? Gusto ko maraming pera ko, eh. Kahit walang babaeng loyal. Ah, sinabi pa ng 1 na mahirap? Oo. Pare, hampas lupa. Di ka na mag-upgrade, na pare. Pare, driver kita. Hindi ko, akala ko mayaman din yung 1, eh. Malay ko ba? Di ka na mag-upgrade, eh. 2 na pala. Ay, gulo mo naman, Nacy. Ano ba? 2 ka rin. 2. 2. Ikaw. Ako, 1 ako. 1. Bakit? Eh, kasi yun ang purpose ng ano, eh. Loyal na babae. Kumbaga, hindi, I mean, bilang pagkatao ba, ang purpose mo kasi bumuo ng pamilya rin, eh. Yun ang utos din kasi. So, saluhin mo yung mga ganyan namin, Jay. Okay. Ikaw ang pambalansin namin. Pambalansin kasi paninindigan ng mga tao to dito. Frank. Ako ang priority ko talaga, love. Tsaka romance. So, sa loyal na babae ka rin. So, siyempre, kung mahal mo yung babae, mahal mo yung sarili mo, kailangan mayamang ka. Okay. Kung gusto mo ng romance, syempre kailangan ka Lamborghini ka, namamasyal ka sa Italy. Number 2 ako. So wala, kahit wala kang loyal na babae? Ang kailangan ko, anak. Mahirap naman kasi yung tanong pwede niya. Pwede gawin sa 2 yun. Kaya nga. Ang kailangan ko, anak. Ang kailangan, hindi na ako umaasa ng... Loyal na babae? At saka kalokohan, magiging loyal sa'yo. Stay. Tsaka kalokohan maging loyal. Sobrang swerte ko na ako may loyal pero ang hindi wala. Kalokohan maging loyal talaga sa'yo 100% yung babae mo. Sa option lang naman yan. Hindi nga. Explain ko nga din bakit. Pare, tapos ka na, okay, eh. Sige. Koy na ako. Tapos na yung time mo dali. Overtime. Two sa'yo, two? Two. Bakit parang 1 sa akin, tol? Ayun, sa lahat pa ng sasagot ng 1, ikaw. Kasi parang Koy. Isang kung, loyal na babae, si Koy yun yung pipiliin. Yeah, kasi, Kuya Ray, wala kang loyal na babae. Parang poor pa rin yung pakiramdam mo, eh. Feel alone. Parang empty pa rin. Feeling empty ka. Kasi yun yung sinasabi mo, Koy. Ginawa kayo sa isa, eh. So pares kayo, Van. Walang silbi sa akin yun na mayaman niya ako, makakabili lang ako ng mga babae. Kailan ka nakakita ng lalaking bili ng... Yo, kailan ka nakakita ng mayaman na bili ng babae na satisfied siya? Yes. Koy, kasi baka doon lang din sa part na yun na masyado kang nakafocus doon sa pagbili ng babae. Sabihin na natin, wala namang pagbili ng babae doon, eh. Oo, sorry, sabihin na natin, wala kang babae, mayaman ka. Walang loyal, oh. Pasok nga sa lalaking mag-isa, Koy. Babae ang hindi pwede mag-isa. Exactly. Gets ko? Okay, hindi pasok sa lalaki ang mag-isa. Pero hindi pa rin siya masaya bandang huli. Pero lalaki ka pa rin. Pero hindi siya masaya bandang huli pa rin. Nandun na tayo. Pero kumbaga, okay, ganito, ha. Unless tanggap niya na mayaman siya at binibili lang niya yung love ng babae. Yes, siguro sasaya siya. Sarili niya. Wala nga akong nakitang ganung sumaya, eh. Siguro hindi ko pa rin naranasan na walang loyal na babae. Never kang masasatisfy sa ganun, eh.
kahit pa lahat ng baba, klase ng itsura, kahit yung mga mukhang Miss Universe pa na bibili mo siya, bandang huli, empty pa rin yung pakiramdam mo eh. Kapalit kasi na, una, alam mo, hindi ka gusto ng babae. Pero sa, kapalit naman sa, nun yung yaman. Sa option niya, sa option kanina, kapalit na yun ng mayaman para kaya sa akin. Kaya ngayon. Kaya, tignan mo ha, nung ako yung una, di ba, inuna, nung sinabi na mayaman lang, walang babae, ayoko yun. Pero nung sinabi niyong, ah, may chance na makabili, kasi pwedeng, kagaya nung sinasabi niya, parang, hindi man in love, marilis ko lang to. Pwedeng ganun, ilalaki, di ba? Parang ganun yung okay, pero nakikita. Mayaman ka financially, pero parang hindi ka mayaman sa life. Parang ganun, yeah, ganun talaga, pero matatawid mo yun eh. Pa rin yung pakiramdam mo. Akin matatawid yun. Matatawid mo ng ilang minutes mo lang matatawid. Pag nilabasan ka nga, balik to sadness ka na ulit eh. Ako nung tingin ko, saan? Sige. Babalansin, ay titimbangin ko siya dun sa kung ano yung mismo nang galing kay God. Galing ba kay God tong pera o galing, I mean, ano bang mas matimbang? Pera o yung love? Hindi, I mean, yung parang yung regalo ni God mismo na tao mismo. So one ka, di ba? One pinili mo, di ba? Oo, oh, parang sa akin, one talaga eh. Sa akin, siguro yayama kami sa experience eh. Yeah. Eh, hindi nyo na mabibili yung trip namin. Yeah, kaya nga. Oo nga. Kaya nga, isipin nyo nga, tamo ha. Isipin nyo yung mga lalaki na experience nila lahat. Oh, tingnan nyo yung mga kilala kong mga negosyante tol, na mga foreigner. Lahat na experience nila. Bakit bandang huli ang nagpapaturo sila sa akin paano makakuha ng loyal na babae? Dahil nalulungkot sila. Mas marami nga silang experience kaysa sa akin eh. Pero mas magaan yung balikat ko kaysa sa kanila. Gets. 'Di ba? Lahat na luging-lugi na ako sa experience dun eh. Pre, magtitiwala kami sa'yo. One na lang kami lahat. Oh, one. One tayo ha. Takinan nyo, one tayo ha. Wait, baguhin nyo na. Tsaka at the end of the day, kwentuhan lang to. De, pero, ano? Sige, ako, two pa rin ako. Kasi ba, sabihin. Ano? Mas pera ako kaysa sa babae. Oo nga, tol. Nagigets ko yung sinasabi mo, hustler. Pero tingnan mo yung mga examples na lang. Yes, koy, kilala ko nga rin yung mga masaya examples. Masaya ba sila? Yeah, kahit ako, saksi diba? Ako sa mga nagpapaturo sa yung multi-millionaire, koy. At kahit tingnan mo yung mga... Nagigets ko yung point mo, koy, yung mga mayayaman tapos wala silang loyal na babae, marami nun. Pero... Pagtanggol mo tayo, Frank! Hindi. Go. Yung mga... lalaki na may isang babae na loyal na regular life. Hindi rin masaya. Hindi rin sila masaya. Hindi rin masaya. Para sa akin mas hindi nga sila masaya kaysa dun sa walang loyal na chick. Ay puta, pre. Parang di ako niwala dun ah. Hindi, pero unless depende nga rin talaga dun sa tao. Oh, hindi. Parang meron ka bang kilalang may hindi siya mayaman? Oh, yun, natural guy lang pero may loyal siyang babae, di ba? Isa. May time na hindi rin siya masaya, di ba? Siguro mas kaya ako sa marami pera. Siguro mas marami lang ako na meet na ganun kumpara doon sa mayaman na walang chick. Kaya mas nagli-lean towards ako sa 2 kasi mas marami ako nakilala na isa lang yung chick na normal guy na hindi talaga masaya. Nagchi-cheat pa. Yeah. Diba? Eh yung mga walang loyal na babae na mayayaman, okay, malungkot sila minsan. Pero di ba? Gets mo ba? Parang sa akin lang. Parang pag sa kanya ng Lamborghini niya. Mas nagma-matter kasi na para sa akin na ano na. Oh, kung lalaki ka, yun, okay lang yung at the end of the day, malungkot ka. Okay, lalaki ka eh. Sa babae yun, malaking epekto eh. Kaya nga eh, pero hindi naman natin pinag-uusapan yung babae dito eh. Dalawang lalaki lang pinag-uusapan natin. Okay, dalawang klase ng lalaki. Ako doon pa rin, okay. Tsaka yung sa A, tingin ko, wala ganong magkakagusto sa kanya eh. De, ano? Teka lang, ito. Sa one? Mababago lang yung sagot ko, magiging one. Pwedeng maging one yung sagot ko. Kung 100% sure na mapuprove ko na loyal talaga yun yung babae. Yun na yung sitwasyon eh. Yun ang sitwasyon. Loyal yung babae talaga. Eh paano nga kasi mapuprove yun? Wala namang paraan. Huwag na natin ilagay kung mapuprove. Hindi. Loyal talaga. Ilagay na natin sa loyal. Kung hanggang mamatay ako, sure ako 100% loyal siya. One ako. Iba yung power na mabibigay nun. Wait lang. Doon mababago yung sagot ko. Ang gusto namin, magkaisa tayo. Pamilya tayo dito eh. Aray, pamilya. O, one tayo. Magtitiwala tayo sa kumpara natin. Tol, tignan mo ha. Kahit one yung sasabi. Kunyari, di ba, may loyal. Eh, hindi ka nga mag-a-upgrade eh. Oo nga. Kaya nga, hindi ka nga mag-upgrade. So useless pero, yun. Pero okay,
bakit ba kayo nag-hustle hard? Yung mga lalaki. Para makakuha kayo ng loyal na babae. Correct. Ng maayos na partner. Yun naman kayo kaya kayo okay, nag-hustle hard. Okay, so ngayon, kunyari hindi ka na mag-upgrade pero nakuha mo na yung loyal na babae, di panalo ka na! Di ba nagigis mo? Hindi ka goal yun eh. Ano ang goal mo? Yumaman. Yumaman? Okay. Yumaman saan? Sa pera lang? Ako, one na ako. Bahala kayo dyan. Sa ngayon, masasabi kong gano'n. Oh. Sa pera lang? Gago. Tingin ko nung... Hindi. Wait. Ako, ito yung may lumalapit sa akin na mayaman na nagpapa-advise sa akin about sa relationship. Minsan naiisip ko talaga na buti kahit mas wala akong pera kaysa sa'yo, buti ito yung pwesto ko. Ganun sa akin. Wait lang. Hindi talaga malino kasi para sa akin. Tignan mo ha. Loyal yung babae. Oh. Eh, ang sinabi nga dun sa question, hindi ka makaka-upgrade. Who gives a fuck? Nasa akin na yung loyal na babae. Yun yung end goal nung... Basically, tol, right. Tol, pag loyal yung babae, ang alam mo mangyari pag loyal yung babae, yung utak mo, free na. Peace of mind ka. Hindi, may peace of mind ka, basically. Putang na ito ni Gab, eh. Nakahanap yan. Gab, nakakasiraan yung magkakaibigan dito dahil sa talong mo. Oo nga, eh, minsan yung gusto ko lang sabihin na, tangina, hindi magyayari sa akin yan. Parang ganun na lang din, pero... Hindi, maganda yung tanong niya. Maganda yung tanong. Good debate. Good debate. Parehong pangit yung sitwasyon, pipili ka nilang ano mas pangit. Sa one na lang tayo lahat, pre, para matapos na to. Para makamove on na tayo. Kaya na... One month tayo sa one, tas one month din tayo sa two. Kaya ito yung pinapoint ko. Nakipag-negotiate ka pa. Kaya ito yung pinapoint ko. Subscription pala gusto. May loyal kang babae. Paano mo nga magagamit yun eh hindi ka nga mag-upgrade? Bakit mo kailangan hindi gamitin? Hindi mo na kailangan mag-upgrade. Hindi na nga, hindi ka na, tanggap mo na nga hindi ka mag-upgrade eh. Hindi mo na kailangan gamitin. Lahat namin kalaban mo. Stagnant yun ah. Eh yun nga yung sitwasyon eh. Dalawa lang yung pagpipilian mo eh. Stagnant yun mate. Yun na, hindi ako naniniwala ng progressive yun. Pero nagigas ko rin yung yun point na. Yun yung sitwasyon, wala na ibang pagpipilian, di ba? Sa two talaga ako, doon ako sa may pera. De, pero Ives to ah, stagnant ka rin pag mayamang ka sa taas tapos wala kang loyal na babae. Tingnan mo ha, sa sitwasyon, kala ko ba pimpin talaga kayo? Sa sitwasyon na yun, ang pimpin dun yung one. Yung two, bumibili ng babae. Customer yun. Wala naman sinabi kung bumili. Hindi ko kaya maging customer, son. Kahit mayaman pa ako, hindi ko kaya maging customer. Wala naman ako, hindi kami bibili, mayaman lang kami. Mayaman lang ako, hindi ako bibili. Wala naman bibili ng babae. Eh, wala ka nga makukuha ang pusi. Mas lalo malungkot yun. Ano, magjajakol ka lang? What the fuck? Mas lalo malungkot yun. Gamitin mo yung dollars mo. Oh, sino fiflexan mo ng pera mo ngayon? Mga kapwa lalaki mo? What the fuck? Ako naniniwala ako dun sa kanta na, it is a man's world. Yeah. But it won't be nothing without a woman in his arms. Parang ganun, di ba? Kung ano man yung kantang yun. Unang round, talagang kay kuya ko dun, pre. Pangalawa, gahibla lang tol eh. Gahibla lang, sayo ako. Next question na pero natin. Pero yung third round pare, dun nagkaanuhan. Ako, one ako, wala na ako. Next question na tayo. Next question. Wala, one na pala ako. Wala na ako explanation. Next question. Tanong to ni JP, kung magiging superhero kayo, sinong pipiliin nyo? Batman o Iron Man? At bakit? Ayan, simulan natin kay ano, kay Ermi. Ikaw, mate. Ano, Batman or si Batman? Iron Man. Oh, go. Batman. Pag-usapan natin ito nun, ah. Sa Europe, di ba? Okay. Kung magiging superhero kayo, sinong pipiliin nyo? Si Batman o si Iron Man? At bakit? Batman at Iron Man. Ayan, dalawang maganda yung option. Ina, anong maganda, Frank? Pinupunta nga niyo. Lahat ng tanong, pinupunta ako sa ayaw ko. O, hindi mangyayari sa akin. Parang ganun. Pero oh, yun na nga eh. Go. Oh, kung lang naman eh. Seryoso naman to. Pwentuhan niya. Entertainment! Iron Man. O bakit? Feeling ko kaya ko magawa lahat pag Iron Man eh. Okay, ito nga yung pipiliin mo. Doy. Ako Batman. Oh. Batman. Kasi si Batman malupit siya din pagdating sa babae. Wait. Si Iron Man, ha? Gago, iba si Batman. Gago, iba yung talim ni Batman. Nakatayo lang siya. Iba yung talim. Ako Batman lang. Batman. Ikaw, bilisan mo. Ikaw, G. Ano yung sa'yo, G? Captain Barbell yan. Plastic Man. Sonic Hedgehog. Iron Man. Bigos. Di ko alam eh. Next na lang. Ang inong yun. Saan si Batman? Because? Gusto ko lang nakalabas yung brief ko eh. Ba't si Iron Man ba hindi? Hindi.
Bakal yun ba? Ano ba kulay ng blip ni Batman? Blue. Ano ba black din? Black green. Ano eh, rekta yun no. Pag nakita ka pa ng mga naka-brief pa. Normal! Kaya ano, nangira ko ba rin nun? Kaya nangira mo ba rin nun? Matigas yun eh! Bakal! Bakal yung brief! Bakal yun! Bakal yung brief po tayo. Ang sakit nun pag tinigasan ka. MNLA pa yung brief. Hey! Ang lamig nun oh! Bakal yung brief mo, ang lamig nun. Ikaw dong. Batman, Batman. Bakit? Solo lang siya ko eh. Hindi ba solo si Batman and Robin ni? Pero side nila lang wala hindi. Batman lang naman talaga yun eh. Ibang episode na yung Batman and Robin ni. Iba yung ano. Si Iron Man so, Avengers ano? Eh. Marami sila eh. Ah, ganun ba? Si Batman Justice League. May Iron Man 1, 2, 3 din no? Ah, sige, mali lang yung ako. Pero hindi, Batman ako. Bakit nga? Mali yung sagot mo. Ano sabi mo? May Justice League rin. Pero hindi rin sikat yun eh. So mali yung argument niya na solo si Batman kasi hindi solo si Batman. Fatman! Ikaw, ikaw. Odell, ikaw, Odell. Ang Batman tayo, pare. Bakit nga? Bakit? 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 Tol, Batman. Batang marikaban. Batang marikaban. Batman kaysa kay Iron Man. Bakit nga? Ba't siya mas astig? Kita na yung abs niya eh. Wala mong abs si Iron Man? Bakal yun, pre. Hindi makikita yun. Malay mo, payatot pala si ano si Iron Man sa loob. Iron Man. Iron. Iron Mike Tyson. Iron Iron Mike. Ikaw, Jay. Batman din. Because? Nagagawa ko yung purpose ko pero naiingatan ko yung personal ko. Bakit si Iron Man ba din yun? Hindi. Mix yung... Kilala siya as ano Tony Stark na siya si Iron Man. Si Batman kasi tago siya eh. Nagagawa yung purpose mo pero yung personal... si Iron Man, kilala kung sino siya. Siya si Tony Stark kilala talaga. Hindi ba kilala si Batman din? Hindi. Alam naman siya si Bruce Wayne, di ba? Hindi, hindi. Ah, okay. Pinsan niya ni Zorro. So parang may dami, parang may dummy account si Batman, no? Dump. May dump. Dump man. Okay, go Frank, ano sa'yo? Gusto ko ma-experience both. Gusto ko una. So long. Okay, Batman. Bakit? Batman yung final ko, Batman. Bakit? Gusto ko yung privacy. Gusto ko ma-enjoy yung privacy. Batman. Batman yung final ko. Pero gusto ko ma-experience si Iron Man muna. Yung yaman. Mas mayaman si Iron Man yun. Parang ganun ata. Pero gusto ko lang mag-ingay lang muna. Alam mo yun? Parang, mas maingay para si Iron Man. Para best of both worlds ma-experience ko ngayong mundo. Si Iron Man, di ba parang, love. I'm a billionaire, playboy, philanthropist. Parang, alam na lahat ng tao. Kilala siya, kilala alam siya. Alam kung saan yung tower niya. Mm-hmm. Alam mo yun? So gusto ko rin matry na, okay, try natin mag-ingay na onti, mag-influence. Pagdating sa power, mas malakas si Iron Man, di ba? Marami siyang kayang gawin. Kasi parang, mas high-tech. Mas parang high-tech. Tao lang si Batman eh. Si Iron Man din naman tao lang ko eh. Pero nakasuit siya. Okay nga, pero mas marami siyang kayang gawin. Saka mas high-tech. Mas high-tech siya. Mas high-tech. Right? Right? Pero mas palo si Batman. Sa tingin ko, Tol, may yung mga ganung sitwasyon na mas malakas naman si Iron Man pero pag nakita sila sa isang room, ang taas ng respect niya kay Batman. Batman. Yes. Tapos si Batman walang kailangan patunayan, ganun lang. Yes. Ayan. Pwedeng ganun, Goy. So Batman ka? Batman ako, son. Ako Batman, pipiliin ko, Tol. Kasi parang all natural sa kanya. Yung angas niya, natural lang eh. Hindi ko kailangan ng mga flames, yung lilipad-lipad ako. May ilaw-ilaw. Pag astig na ako, kung lalo pa kung lagyan niyo pa ako ng pang Iron Man ng mga shit, 'di ba? Batman lilikoy pala. Mas mapuro si Batman eh. Yes. Diba? Oh, na. Hindi na alabas yung brief niya. Kotse pa lang. Itsura pa lang niya yung swag niya, yung naka-cape, black siya, naka-black. Yeah. Ikaw gusto mo ba parang yung ano ka, red and yellow, red and gold? Diba parang kulay ng McDo medyo. Iron Man, parang Pasko. Sipin mo kung yung kotse ko, pinarap ko ng Iron Man yung ano. Oo nga no. Diba? Kaya black in ano para Batman eh. Tama rin yung sinabi ni Budoy ito, yung ano kotse, ano? Kakaiba yung kotse niya. Si Iron Man walang... Iron kasi... Si Iron Man walang kotseng pinapakita habang suot niya yung suot niya. Oh. Si Batman sumasakay ng kakaibang kotse. Kakaiba yung kotse niya. Gaganong pa yun. Parang mate. Sino ba si Iron Man naka ano lang yun? Lumilipad. Ano ba yung sasakyan nun? Oh, R8 lang. Oh, di ba R8 lang yung sasakyan nun? Yaman niya naman naka-Audi R8. Hindi, Batmobile? Batmobile. Si Bruce Wayne may Lamborghini din. Oh, at least kaysa naman sa R8. Dark gray. Diba? Nakalambo.
Tsaka bat movie. Eh, so, ilan? Yung sponsored sa movie. Ha? Yun ang sponsored sa movie. Sino? Ay, yung nagbayad. Ay, yung nagbayad. Audi. Audi R8 lang yung nagbayad. Ah, okay. So, ilan ang ano? Ilan ang Iron Man dito? Iron Batman. Man muna. Ay. Si, Iron Man ito si Ives. Si Ives. Pilitan lang ako. Wala eh. Kanina, nung nakita mo marami. Lagi mo akong inuuna. Lagi ako natratrat eh. So, feeling ko, pag inuuna namin dito, pagdating sa'yo, Batman ka eh. Kasi nakita mo maraming Batman. Hindi, inaamin ko din talaga. Di ba, una pa lang sinabi ko, hindi ko talaga gusto yung mga yan. Wala talaga. Kanina, ano si Iron Man, Iron Man. Nung narinig tayo. Iron Man pa rin ako do. Okay, so ilan ang Iron Man sa atin? Dalawa. Dalawa. So, Batman, the rest. Yes. Yep. Oh, so nagkakaintindihan tayo. Lastic Man gusto na ito ni Ives. Okay, ni? Ni Ives, Lastic okay, Man. Okay, yo, 2 Joints Live and Style Podcast! Yeah. Sa mga gustong mag-promote ng logo, pwede nyo akong i-message yung sino sa amin, lagay natin logo nyo. Sa mga gustong sumali sa Milk and Wine Podcast na babae, message nyo lang sila Brua. Dailyflightglobal.com, mn-la.com. Let's go! Yeah.